datapwat kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo ay maibigay sa mga nagsisisampalataya. Hindi yung gumagawa ang binabanggit dito. 23. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabilanggo tayo sa ilalim ng kautusan. Pag ikaw pala ay gumagawa ng kautusan para maligtas, bilanggo ka sa kautusan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap-Usap University. Sa atin pong episode ngayon, magbibigay tayo ng reaksyon sa isang napaka-classic na naman po na debate ni Brother Eli Soriano at Pastor Joel Madlang-Awa. Ito po ay isang debate patungkol po sa kung ano ang or alin ang tunay na iglesia. Para po sa kaalaman po ng lahat, hindi po ako kaani po sa alinmang grupo ng dalawang to. Isa po akong dating debater sa University Mindanao State University sa loob po ng 3 taon. Ako din po ay isang naging debatitor din po sa ANC, ABS-CBN News Channel. At sa end po ng video na ito, sabihin ko po sa inyo, ano po sa aking palagay, sino po ang panalo at ano po yung mga obserbasyon ko bilang isang debater nga po. So heto na po, panoorin natin kung meron na po kayong mga tubig dyan at iba pa. Ako, ready na po ako. Be prepared at mahaba-habang video po ito. Samahan niyo po ako. Let's go. Si Brother Eli Soriano. Sumatin po sana ang kapayapaan ngayong hapon hanggang sa tayo ay matapos ngayong araw na ito ng ating pong pagharap. Inaasahan po namin na ito ay isang pagharap ng magkakaibiga kundi man magkakapatid sa Diyos. At ang ating pong paksa, patutunayan po na ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, aligid sa aligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas, ay siyang tunay na samahang sa Diyos sa panahong ito ayon sa Biblia. At ito po'y combine. Kaya kailangan itouch ko rin sa pagtindig ko yung patutunayan naman ng ating kaibigan si Mr. Joel Madlang-Awa. Ang kanya namang tema, patutunayan niya na ang Christian Bible Baptist Church ay isa sa tunay na iglesia na itinatag ni Kristo ayon sa Biblia. Yan po, combine ito. Umpisahan ko na po, pagka 5 minutes na lang, pakiusap ko sa ating moderator at timer, please i-signal ninyo ako. Una, ganito po, ang iglesia sa Biblia, isa lang. Nakasulat po sa Biblia, sabi ni Jesus, 16:18 ng Mateo. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. I will build my church. Isa lang po ang iglesia. Anong katunayan na iisa lang ang iglesia ayon sa Biblia? Sa 4:4 naman po ng Epeso, ganito naman ang sinasabi. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Therefore, sabi ni San Pablo, may isang katawan. Alin po yung isang katawan? Pakinggan nyo sa Colossians 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Therefore, sa Biblia po, biblically, isa lang ang katawan, isa lang ang iglesia. Kung meron man pong mga local churches nung araw, halimbawa, there is a local church in Rome, there is a local church at Ephesus, meron sa Thessalonica, meron po sa iba't ibang panig ng Asia noong panahon na yon. Eh, ito pong lahat ng ito ay iisa lang. Hindi sila one independent church from the other. Hindi po ganyan ang sinasabi ng Biblia. Isa lang. Kaya, yung iisang iglesyang itinayo ni Kristo, hanggang kailan yon mananatili? Yung power noon, yung authority noon, yung kapangyarihan noon, hanggang kailan yon? Pakinggan nyo po sa Efeso Kapitulo 3, Versikulo 10. Ganito ang ating mababasa, aking pong babasahin. Upang ngayon, sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang panukala po ng Diyos, yung iglesyang natatag ng una,
Ito ang magpapakilala ng kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Ito'y panukalang walang hanggan mula nung una hanggang sa katapusan ng mundo. Ito'y panukala na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya po mananatiling yung iglesia, nag-iisa yon. Duda ako dito sa pinilmahan ni kapatid na Joel. Sabi niya, patutunayan ko na ang Christian Bible Baptist Church ay isa sa mga tunay na iglesia na itinatag ni Kristo. It will imply na maraming tunay na iglesia ang itinatag si Kristo. Correct. Eh, kinalulungkot kong sabihin dahil ito'y combined, tema pa lang niya, mali na. Isa lang naman talaga yung iglesia ang itinatag ni Kristo eh. At yung isang iglesia na yun, nananatiling isa hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ipinanukalang walang hanggan na yung isang iglesia na yun ang magtuturo ng kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Sa tema ni kapatid na madlang awa, eh, ang Christian Bible Baptist Church ay isa sa tunay na iglesia ang itinatag ni Kristo. Ewan ko lang kung kasamahan siya nito. Christian Bible Baptist Church of San Pedro Laguna, Philippines Incorporated. Hindi ko kasi nababasa ang kanyang pangalan dito. Baka ang ibig niya sabihin, marami silang Christian Bible Baptist Church at isa yung kanyang grupo sa mga totoong Baptist Church. Yun siguro ang ibig niya sabihin. Hindi ko lang alam, maliliwanagan natin yan mamaya. Pero kung ang pag-uusap yung kongregasyong itinatag ni Kristo, iisa po yun. Iglesia ang tawag doon. At ang pangalan nun, hindi ho Bible Baptist Church. Pakinggan nyo. Dito po sa 1 Corinto 1:2, ganito ang sabi ni San Pablo. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa makatidbagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal. Kasama ng nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ni Jesu Kristo na kanila at ating Panginoon. Ang tawag po ng Biblia ron, hindi Bible Baptist Church. Ang tawag po doon, Iglesia ng Diyos. The Church, Church of God. God. Which is at Corinth. Ang sabi, meron namang verse, Church of God, na nando naman sa Galacia. May Iglesia ng Diyos nasa Akaya. Siyempre, yung iglesia ng Diyos, hindi po nawawala yon. Maliban na lang, kung ang paniniwala mo ay hindi ka sumasang-ayon sa Biblia. Pero nabasa ko po rito sa kanilang bylaws nitong Christian Bible Baptist Church of San Pedro Laguna na they take the Bible as the full authority of salvation. Ito po yung nasa kanilang preamble number 6. The verbal, plenary inspiration and supreme authority of the Bible and its sufficiency as our own rule of faith and practice. Sa mga kidang Biblia, sufficient. Enough na. Bakit saan ang galing yung salitang Bible Baptist? Wala naman sa Biblia yon. If the Bible really is the true source of faith and practice, and its sufficiency is claimed by the Bible Baptist of San Pedro Laguna, nagkakamali silang pangalanan ng kanilang samahan ng Bible Baptist. Kasi wala sa Bible yung Bible Baptist. Hindi Bible Baptist ang tawag ng iglesyang nasa Biblia. Okay. So, tayo na po muna tayo sa mga viewers po natin. Sana po huwag po kayong magalit. Ito po ay isang reaction video. At minsan po ay ako po ay magsasalita. Bibigay po ako ng konting analysis ko po. Parang sinasabi ni Brother Eli dito, kayo sa Christian Bible Baptist, based sa inyong preamble, based sa inyong bylaws, nirespeto ninyo ang sufficiency ng Biblia bilang basehan. Sinasabi ni Brother Eli na dapat yung pangalan mismo ng inyong samahan ay dapat nakabase sa Biblia. So, ito, he goes on to say, and I'm sure na i-discuss pa yan further ni Brother Eli, na ang pangalang Bible Baptist ay wala sa kanilang pinaniwala ang Biblia. Ang tawag doon, Iglesia ng Diyos. Ngayon, bakit naman po kami mga kaanib? Kung makikita ninyo ang aming mga kaanib. Kasi, hindi naman kami yung Iglesia ng Diyos eh. Hindi pa po kami tao na yung Iglesia ng Diyos nasa Biblia na. Ang katungkulan natin ngayong panahong ito, hindi tayo magtatayo ng sarili nating iglesia independent from the original church that was established by Christ. Hindi ganun ang katungkulan natin. Ang ating tungkulin, 3:6 ng Efeso, na ang mga hintil ay tagapagmana, kasangkap ng katawan, at
mga may bahagi sa pangako na nakay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Maliwanag, ang mga hintil, tayo po mga hintil, tayo ang wika'y tagapagmana, kasangkap ng katawan. Hindi tayo gagawa ng sariling katawan. Sasangkap tayo doon sa katawang umiiral na noong pampanahon ng mga apostol. Yun po. Ngayon, alin yung katawan na sasangkapan natin? Para dadami ba ang katawan? Dadami? Hindi po. Alin yung katawan na sasangkapan natin? At siya ang ulo ng katawan sa makatwibagay ng iglesia. Ilan ang katawan? May isang katawan. Mananatili po na hanggang sa paghuhukom, ang iglesia ay isang institusyon na sasangkapan ng mga hintil na kagaya natin kung gusto nating maging tagapagmana. Sabi ni Pablo, Gentiles are fellow heirs. Oh, fellow heirs. Members of the same body. Kaanib o kasangkap nung katawan. Last kami, 5 minutes. Kaya kami po naniniwala, mga kababayan, na hindi kami yung iglesia ng Diyos. Sumangkap lang kami dun sa katawang iglesia na nasa Biblia. Mapapansin nyo, kami mga kaanib sa iglesia ng Diyos at naririto kami sa Pilipinas. Naniniwala kami ngayon na ang samahang ito'y katotohanan. Ito'y sa Diyos. Itong samahan ng mga kaanib sa Pilipinas sa iglesia ng Diyos, kasi yun ang utos ng Diyos eh. Hindi ka naman magtatayo ng sarili mong iglesia. Aanib ka lang doon sa nakatayo na eh. At nang kami magrehistro, we never did claim na kami ang iglesia ng Diyos. Di kagaya nung ginagawa ng ibang iglesia ng Diyos, sila raw yung iglesia ng Diyos, babasahin sa Biblia. Tinanong ko yung pastor, kayo ba yan? Sila raw yun. Paano naging kayo yan? Di ba pinanganak si Mr. Ora eh, nakasulat na yan sa Biblia. Ha? Pinanganak si Mr. Ora, 1900. Nang isulat yan, mga year 60 AD. O edi siyang 1,900 taon na nakakalipas nung maisulat siya. Paano kayo yan? Kaya po, tayo, bilang mga hinti, aanib lang tayo. Doon sa iglesyang nasa Biblia. Ngayon, ikinalulungkot kong sabihin, siguro si Mr. Madlang Awa, nagtayo ng sarili niyang iglesia. Kaya it is implied in his theme na titindigan. One of the many. Ngayon, kanyang samahan na Christian Bible Baptist Church ay isa sa tunay na iglesia na itinatag ni Kristo. Implying na parabang napakaraming iglesia ang itinatag si Kristo. Samantalang ang totoo, iisa lang naman ang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. At iya'y nandoon po sa umpisa sa Jerusalem. Kaya dito sa tindig ko ito, gusto ko lang patunayan sa inyo yung pinaka-esensyal, yung basics ng tunay na samahan o iglesia sa Diyos. At yun pong iglesia sa Diyos na sinasabi sa Biblia, hindi po independente yun. Eh ang paniniwala ng Bible Baptist Church, bawat isang local church, independent sila. May sarili silang pangangasiwa. Ang nasusunod, yung pangangasiwa nung nangangasiwa. At nakabasa ko rito, wala raw makaka-question sa inilagay niyang mga appointees. At sa desisyon ng pastor, walang makaka-question. Hindi naman ho ganun kagrabe ang nasa Biblia na pagka sinabi ng pastor, hindi na pwedeng questionin. Mali naman yun. Masyado nang may pagkapanginoon yun. Eh ganun pala ang prinsipyo ng Bible Baptist. Walang makaka-question pagka inilagay niya o kaya pinasyahan niya. Eh hindi makaka-questionan yung mga appointees niya. Ngayon, pagka naman daw matters of doctrinal faith, pwedeng mag-election ng miyembro kung alin ang papasyahan. May lalo namang napamali ron. Bakit? Dapat ang mga ngaral, kung kinakasihan ng Diyos, walang pagtatalo sa matters of doctrinal faith. Dapat hindi ka, ang miyembro, hindi boboto kung tama, kung mali yung doctrine. Hindi. Ang representante ng Diyos sa lupa, yung kanyang mga isinugong mga ngaral, nagsasalita yun ng salita ng Diyos. At pagkasalita ng Diyos, walang kwestiyonan doon, walang butuhan doon kung tama o mali. Yun ang dapat nating maintindihan. Sa puntong yan, mga kababayan, ikinalulungkot kong sabihin na dun yata, palagay ko, ewan ko, bibigyan din natin ng pagkakataon si kapatid na Joel na ipaliwanag niya yung kanyang paniniwala na yon. Dahil questionable sa akin yon. Agad kong napuna nang binigay sa akin mabasa ko yung rehistro ng Bible Baptist Church of San Pedro, Laguna.
Yun lang eh, kaya ako sinasabi para maliwanagan ng ating mga kababayan. Hindi po tayo tutol. Hindi tayo tutol, may samahang sa Diyos. Meron po noon. Sa Pilipinas, naniniwala ako, magkakaroon ng mga taon sa Diyos dahil ang Diyos ay tapat sa lahat ng lahi ng tao. Awit 103:5, nakasulat po yan. Pero, hindi basta komo nagsabing sa Diyos sila, eh sa Diyos na nga, kailangan niyang pumasa sa pamantayan ng Biblia at lalo na po sa aral ng bagong tipan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, maraming salamat po sa aking unang tindig. Meron pa po. Meron pa po. 10. Ilan? 10 seconds. 10 seconds na lang eh. Tama na yun. Wala akong magagawa sa 10 seconds. Kung sa basketball yan, makakashoot pa ng isa. Fine. Salamat po. At ngayon po ay natapos po ang unang tindig ni kapatid na Eli. Ngayon po ay pakinggan po natin ang cross-examination na gagawin ng Christian Bible Baptist Church. Palakpakan natin si Pastor Joel. Kinsi minutos din po ba yan? Isaano na po natin, i-oras lang po natin. Ginoong Soriano, alam po ba ninyo na ang kausap po ninyo ay sa Christian Bible Baptist Church Santa Cruz? Opo, opo. At kung ang kausap po ninyo ay sa Christian Bible Baptist Church Santa Cruz, sino ho ang dapat ninyong bigyan ng patunay o pagsansala? Yun ho bang sa San Pedro? Yun ho bang sa Amerika? O yung sa Santa Cruz? Ang harap natin ngayon ay yung sa Santa Cruz. Kaya ang kinakausap namin kayo dito sa Santa Cruz. Kung sa Santa Cruz ang kinakausap nyo, bakit ang hinahalimbawa nyo ay ang San Pedro? Kasi po, ganito, bigyan nyo ako ng pagkakataon sumagot. Kasi dun sa tema nyo, nagduda kasi ako eh. Dahil sabi nung tema nyo, yung Christian Bible Baptist Church, na wala namang nakalagay na Santa Cruz. Ito po ang tema yun. Okay. Wala naman nung nakalagay Santa Cruz dito eh. Sa tema, walang nakalagay Santa Cruz. Ito po. Siyempre, I will presume, ha? Hindi ko naman tinitiyak, I will presume na pareho kayo ng Bible Baptist Church doon sa... Sumagkaiba. Santa Cruz. San Pedro. Tuloy po natin ang pasitano. Kasi yung tema nyo nakalagay, isa sa mga tunay na iglesia. Ayon. So, tanong ho, hindi ho ba kayo in-advise ng mga kasama nyo na ang kakausapin nyo ay sa Santa Cruz? Ah, tama po yun. Wala namang pag-uusap dun eh. So, kung in-advise kayo, bakit... Wala akong pag-uusap dun kasi ako, dumating dito, nakita ko ang tema eto. Wala akong Santa Cruz dito. Napaka-sarcastic ni Pastor Maglangawa. So maybe, you know, strategy din kasi yan minsan, na-intimidate mo yung kalaban, di ba? Parang gagawin mo siyang magiging off sa kanyang mindset para hindi siya makafocus sa kanyang mga argumento mamaya. So baka strategy ito ni Pastor Maglangawa. So tingnan natin. Pero he's very sarcastic. I don't see any weight sa ganitong sinasabi niya. Okay. Ang tungkulin niya po ay magtanong, hindi yung mag-suggest. Correct. Exactly. Tama. Kita mo na, napunan ng moderator. Tanong. Dahil yung iyong tema, pitindigan, hindi naman particular eh. Christian Bible Baptist Church. Ang sumagot lang. Yun ang sagot ko sa'yo. Okay, walang tanong eh. Huwag ka sasabihin nalilito ko. Hindi ako nalilito. Sige, matino ang isip ko. Hindi ako nalilito. Hindi ka nalilito. Mr. Soriano, ngayon po ay oras ng pagtatanong ni Brother Joel. Sige pa, Pastor. Tanong. Yun ho bang Christian wala sa Bible? Alin? Christian. Pakiulit. Yun ho bang Christian wala sa Bible? Salita Christian. Wala sa Bible po yun. Yung Bible ho ba Bible? Eh? Alin po. Pakiulit po. Ang Bible po ba Bible? Hindi yung pakilakasan yung mga salita niyo po. Hindi yung marunig. Yung Bible ho ba ay nasa Bible? Ah, oo, yung Bible nasa Bible. Ito yun eh, oh. Yung Baptist yung ba nasa Bible? Alin po? Yung Baptist nasa Bible? Ah, oo, si Juan Bautista yun. Yung church nasa Bible? Opo, nasa Bible. So, yung Christian Bible Baptist Church nasa Bible? Ah, yun ho. Sandali. Sandali. Sasagot muna ako. Sandali lang po. Bigyan natin ng pagkakataon si Mr. Soriano. Wala naman po yung palakpak na wala pa sagot. Eh, naman yun po yun. Diba nagkasundo tayo? Pag may nagtanong, hintayin mo natin yung sagot. Sasagot muna ako. Sige. Eto, yung Baptist yun. Nasa Bible. Si Juan Bautista yun, hindi ikaw yun. Oh.
Yung Christian na sa Bible. Ito, sagot ko, sunod. Yung Christian na sa Bible, hindi kayo yun. Oh. Okay, tanong, tanong. Okay, oh, yung Christian na sa Bible, kayo yun. Okay na, Mr. Joel. Hindi nga kayo yun, yung Christian na sa Bible. Ito pa, susunod. Yung Bible, nasa Bible. Yung ba si Bible na nasa Bible? Kayo ba yun? Ito yun. Yun ang sagot ko. Kaya, pag duktong-duktungin mo man yung kagaya ng ginawa mo, hindi papatak na kayo yun. Sige, tanong. Okay, uulitin ko yung tanong. Hindi tanong po, tanong. Bigyan na natin ang pagkakataon. Hindi ko yata na unawaan. Uulitin ko ang tanong. Ang tanong ko ganito. Ang tema ko, patutunayan ko, na ang Christian Bible Baptist Church isa ay isa sa tunay na iglesia. Isa sa tunay. Na itinatag ni Kristo ayon sa Biblia. Uh-huh. Ngayon po ba, ang Christian ba ayon sa Biblia? Sinagot ko na po yun. Oh. Ang Christian sa Biblia, nasa unang Pedro Kapitulo 4, ang tinutuko yung mga kausap ni Pedro, kahit anino nyo, wala ron. Ang Bible nasa Biblia. Oo, ang Bible nasa Sinabi Bible. Sinabi niya na kanina. Meaning the entirety of this book, nasa Bible ang yun. Ang Baptist nasa Bible. Opo, si San Juan Bautista yun. Ang Church nasa Bible. Oo, yung mga unang Kristiyano yun. So tinatanggap mo na ang Christian Bible Baptist Church ay nasa Bible? Yung hindi kayo. Tinatanggap mo. Hindi kayo. Ang Christian Bible Baptist Church nasa hindi Bible. Hindi kayo yun. Okay, sinabi ni Brother Eli, very illogical. I would have to agree. Bakit? Kasi hindi porke na yung mga words, isang-isang words, yung apat na words na yun, nandun sa Biblia, sabi pa natin nandun lahat ng mga words na yun, hindi porket nandun yung each na syllable, each na word na yun, nandun na yung buong titulo ng kanilang simbahan, na pwede mong sabihin nandun din yun sa Bible. Bilang sa pagkakasunod-sunod ng Christian Bible Baptist Church. So, I have to agree na medyo illogical yun. Mahinang argumento ito ni Madang Awa. Pinente! Pinuha mo na kaunti-kaunti sa tapos papatungkol mo kayo. Correct, correct. Exactly. Mahina yun. Itong Christian Bible Baptist na patutunan niya. Kasama pangalan niya. Wala naman siya sa Bible. Papalong siya yun. Dali. Ang tanong niya, Mr. Soriano, para po, wala akong kinakampihan po. Ang tanong lang po ni Pastor Joel po ay pakiulit at nagaanap po siya ng kasagutan. Kung daw yung po Christian Bible, nasa Bible po. Nasa Bible daw po ba? Yung isa-isang salita na pinagtuktok. Nasa Bible po. Yung isa-isang salitang individual, nasa Meron. Bible. Oh. Yung pinagtuktok na wala sa Bible yun. Maraming salamat. Makes sense. Tuloy, Pastor Joel. Okay, kung ganun ang pangangatwiran mo, yung bang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, nandiyan din ba? At sa Liga ng Katotohanan sa Bansang Pilipinas Incorporated, nandiyan din ba? Oo, nasa Bible yun. Nasa Bible ba? Word for word? Yan ang tanong dyan. Pakibasa nga ho. Pagkasahin ko. Okay. Ang next na tanong dyan is, syempre, nag-gets na natin yun, no? Nakita natin yung linyada ng pagtatanong at pag-argument ni Brother Eli. Ang next na tatanong naman ni Pastor Joel, kung ang MCGI ba ay yung pagkakasunod-sunod ng pangalan na yun ay nasa Bible. Yan ang sigurado kong itatanong niya. At yun na nga tinanong nyo dito. Pakinggan lang po natin at babasahin po. Yun po ang hamon. Ngayon po ay oras na ako'y sasagot sa tanong. Okay. Oras niya naman magtanong. Pinababasa niya ako. Pwede ano mapapala ako kung basahin ko? Tatanggapin niya, talo siya pag nabasa ko? Kung mabasa ko pa niya, Ms. Pastor Joel, ako po moderator eh. Kasi ang tungkulin niyo magtanong. Nag-utos kayo na mabasa. Kung mabasa ko pa ni Brad Eli yung iglesia na dyan sa pinababasa niyo, talo na po ba kayo? Kasi ang tungkulin nyo, Pastor Joel, wala akong kinakampi, ano ha? Ang tungkulin nyo, magtanong, hindi magutos. Ngayon, natanggap po ba nyo, Pastor Joel, bilang moderator, na pag nabasa ni kapatid na Eli, talo na po kayo. At pag hindi nyo naman nabasa, talo naman si Brother Eli. Oh, okay, eto ha, babasahin ko, okay. Okay, paririnig ko sa'yo, moderator, ang tanong, ano? Sige. Papalitan na lang po, Brother Eli. Hindi ko papalitan. Yun lang ang tanong ko. Ano po? Yun din ang sasabihin ko. Ulitin po natin. Sige po. Sa malinaw, ha, na pangungusap, na isulat, sa isang maliwanag at katanggap-tanggap na sali ng Biblia, hindi itinipe, hindi isinulat ng kamay, buo, hindi itinagdag, hindi inilagay lamang kundi talagang merong maliwanag na basihan na talaga nanggaling sa Pilipinas, ang mga katagang
mga kaanib ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Incorporated, incorporated. Pa. Okay, naiintindihan ko na po, nangubustang oras eh. Ang hamon niya, kapatid na Eli, kung mababasa daw po ninyo, buong-buo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suway ng katotohanan sa bansang Pilipinas, sa isang sulat, sa isang talata. Opo, oo. Ganito. Pag nabasa, talo din siya. Sa isang talata, no? Last 5 minutes. Oh, ito naman, ang sagot ko. Pag nabasa niya yung Christian Bible Baptist Church sa isang talata, talo naman ako. Ako nagtatanong. Yeah. Brother Soriano. Ikaw pala. Brother Soriano, dali po. Ang logika. Yan, dali po. Ang amon na, Brother Soriano, hindi po kumakampi, oh. Hindi ako kumakampi. Ang una pong nag-amon po ay si Ginoong Joel. Kayo muna unang babasa. Ito po. Ito, sagot ko. Mamaya na po. Ito, sagot ko. Mamaya na po yung sagot tanong nyo. Basahin mo. Kayo muna magbabasa ko. Ito, ha? Basahin mo. Kayo magbabasa ko. Ito. Kayo muna. Makinig kayo sa sagot bago kayo sumulakpak. Ito. Dali ho. Dali, titigil to. Makinig muna sa sagot. Titigil natin yung sagot. Okay ba? Very unruly. Very unruly. Sige po. Ako pag gabi na basahin. Ang tema ko, patutunayan ko ayon sa Biblia. Hindi ayon sa isang talata. Illogical yan. Katarahan okay. Niya, katarahan. Okay. Tinatanggap po ba nyo, nababasahin ni Brother Eli, ayon sa Biblia, oh. Hindi ayon sa talata. Hindi ayon sa isang talata. Yun o, pasangayin mo kayo ron. Basta, okay. Ayon sa isang sali ng Biblia, payag ako. Hindi, ganito. Ulitin nun okay, ayon sa isang sali ng Biblia, payag ako. Hindi. Baka magkalito ano eh. Sige. Hindi, maliwa, payag na ako. Tapos yeah, na ako sa pagbabasa. Dahil kita. Babasahin ni Brother Eli, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haliga po na. Mga kaanib. Ng Iglesia ng Diyos. Ito hindi yung magkakasunod. Basta sa iba sa iyong Biblia. Sa isang sali ng Biblia. Isang Biblia. Kahit hindi makakatugtog. Walang ganong tema. Patutunayan ko ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. Hindi nga. Kay Kristo Jesus. Hindi nga. Maliwanag yun. Hindi nga. Ang tanong sabi, babasahin ba ni Brother Eli sa isang sali pero hindi isang salita? Kundi okay. Sa isang sali ng Biblia, babasahin niya yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Okay, maliwanag na laman ng Biblia, hindi komentaryo ng Biblia, ha? Biblia. Okay. Hindi komentaryo. Sige, pwede na ba? Basta niya. Basahin na, basta isa. Mr. Moderator. Sige. Uulitin ko tema, no? Opo. Ayon sa Biblia. Okay. Hindi tema. Ayon sa isang sali ng Biblia. Ayon sa Biblia. Okay. Pwedeng time out muna. Alam niyo, mga kababayan. Time out muna. Hindi, ganito ang tanong, kapatid. Kasi liliwanagin natin, medyo malabo. Itigil yun. Ang hinahanap mo ba, Mr. Ano? Pasensya na okay, medyo sumasabak. Madawa. Okay lang mo ba yun? Okay. Inaayos mo natin eh. Okay, inaayos lang mo natin. Ang hinahanap mo ba? Sa isang sali ng Biblia, babasahin nyo, babasahin ni kapatid na Eli, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhuin ang katotohanan sa bansa Pilipinas. Pero hindi isang linya. Hindi isang linya. Walang problema. Payag mo sa Brother Eli, payag ko. Okay. Isang salin, ha? Isang salin po. Isang salin? Tuloy na po. Sabagay, impertinent. Pag nabasa, pag nabasa po, talo na ako. Eto. Kung hindi nabasa, talo na siya. Okay. Mr. Moderator. Opo. At saka sa inyo po lahat, sabagay, impertinent yung tanong yan eh. Impertinent yan eh. Pero, sandali, di pa ako tapos. Sasagutin ba ni Brother Eli? Pagbibigyan ko siya. Okay, sige. Pagbibigyan ko siya. Ha? Yung impertinenteng tanong niya, papatulang ko. Kasi hindi niya rin naman magagawang basahin yung kanyang Bible Baptist Church. Correct. Christian Bible Baptist Church. Hindi naman. Sa isang talata o sa isang sali ng Biblia. Tama. Ngayon, eto yun. Babasahin ko. Ang sabi nito. Okay. Okay, prior to that. Okay, time out muna. So, interestingly, kung papansinin ninyo, si Pastor Mad ng Awa, ang hinihingi niya, di ba, yung pagkakasunod-sunod nung MCGI, okay, yung eksaktong titulo ng pangalan ng simbahan, okay, hinihingi niya sa actual na talata. Interestingly, ang pinoint out naman ni Brother Eli kanina sa kanyang sinabi ni Brother Eli, hindi niya hinihingi na yung buong pangalan ay hinihingi niya sa isang talata. 'Di ba? Ang sinabi niya, pinoint out niya yung pagiging illogical na yung apat na piraso ng pangalan, yung Christian Bible Baptist Church na kinuha sa iba't ibang parte ng Biblia at i-join mo, yun na agad yun na nandun agad sa Biblia. So very interesting yung take nilang dalawa patungkol sa pag-atake sa pangalan mismo ng kanilang mga nirepresenta ng mga relihiyon. 20-28 ng gawa.
dito sa Bibliang pinagtulungang isali ng Katoliko at ng Protestante na tinatawag na magandang balita Biblia. Ang sabi dito ni San Pablo sa 20 at 28, ito. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Nabasa ko po ba yung iglesia ng Diyos? Dito rin sa saling ito ng Biblia, babasahin ko sa inyo, anong klaseng iglesia yung iglesia ng Diyos? Pakinggan nyo kung anong klaseng iglesia yon, ha? Dito rin. Sa sambahayan ng buhay na Diyos, sa iglesia na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Nabasa ko ba? Nabasa ko ba? Nabasa ko. Eh ngayon, hindi pa naman po kami. Walang oras ito. Pagbabasa ito eh. Hindi pa naman po kami tao noon eh. Hindi pa kami tao noon. Kaya hindi kami pwedeng sabihin kami yung iglesia ng Diyos, ano? Mm-hmm. Eh ano po kami? Pakinggan nyo ang sabi ni San Pablo. Mr. Soriano, dali lang po, maputol ko. Pumapayag po ba kayo na ipuputol natin ang oras sa panahon na hinahanap yung ebidensya? Tama po. Kasi wala po tayong rusto ganun eh. Ang fair naman, ituloy natin ang oras habang nagpapaliwanag si Ginoong Soriano. Tanungin muna natin yung kabilang panig. Payag ako. Mapayag po ba kayo putol ang oras? May natitira pa siyang 5-3 minuto. Sige, puto ng oras. Ito po. Nabasa ko na yung iglesia ng Diyos at kung anong klaseng iglesia yon na sinasabi sa Biblia. Ano? Nahaligi at saligan ng katotohanan. Ngayon, itong iglesyang ito, anong kanino ba itong iglesyang ito ayon sa Biblia na iglesia ng Diyos? Ito, sa iglesia sa Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Ayan. So mga kapatid, yung iglesia na yon sa Diyos at sa kay Kristo, no? Haligit saligan nyo ng katotohanan. Eh ngayon, kami, paano kami masasama ron? Hindi pa kami tao nung isulat ito. Eh meron kasi namang provision sa Biblia, ang sabi ganito. Dito rin sa Biblia ito, hindi ako lilipat dahil yun ang gusto ni Mr. Madlangawa eh. Ito po, sa 3, ang sabi ganito. At ang mga hintil sa pamamagitan ng mabuting balita tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng katawan. Ayan. Yung mga hintil, bahagi rin sila ng katawan. Eh alin yung katawan? Siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. O edi yung mga hintil, bahagi rin ng katawan. Ano ang tawag bilang bahagi? Pakinggan nyo. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala nino man, mga Hudyo o mga Grego man, o ng mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Ang sabi, huwag magbibigay ng pagkakasala maging ng Hudyo at ng Grego o ng mga kaanib ng iglesia ng Diyos. O di, nabasa ko na. Ang nababasa na po, medyo mag-countdown tayo ha. Ang nababasa na po, mga kaanib sa iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, haligi at suway ng katotohanan. Ang babasahin na lang. Ha? Saligan. Saligan. Ito. Ang babasahin na akong kadugtog, yung halig sa bansang Pilipinas. Yeah. Ayan. Ito na ngayon yung babasahin ko. Sa bansang Pilipinas. Ito naman yon. Ang sabi rito, pakinggan nyo ha. Diba nag-usap tayo, walang magagano pag nagsasalita. Respetuhan tayo, okay? Ito pa. Sinalita ni Pedro ngayong kulupusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matwid kahit saang bansa. Kasama Pilipinas doon. Ayan, nabasa ko na. Talo na si Mr. Bidlangawa. Ano? Bidlangawa! Pinatanggap niyo po ba yung paliwanag niya o itutuloy niyo na po yung pag-uusap ng 3 minuto? Siyempre hindi. Hindi, nabasa na ulat eh. Sandali, asan yung Pilipinas? Hindi, binasa niya nga yung bansa. Kahit saang bansa. Ha? Bansa. O, meron pa siyang dalawa? Ano pa o? Pilipinas Incorporated. Hindi. Wala,
hindi kasi 'di ba yung pag siya mong incorporated yun kasi yung ano yun kasi yung kumbaga legal na pangalan kapag ni-register mo sa for example sa SEC. So ang hinahanap niya incorporated pati yung bansang yung salitang Pilipinas. Eh kailan gig sinulat ang Biblia? 60 AD according nga kay Brother Eli. Tapos hahanapin mo ang isang salita, ang bansang Pilipinas, kailan namang sinabi yan, no? At pinangalan sa ating bansa, panahon lang ng mga Espanyol. So malayo, 1500s, wala, malayo talaga. So hindi ko na gets yun. Masyadong mahina ang ganung perspektibo. Kasi kung ganun naman talaga kaliteral, edi sana wala na lang ganung debate kasi alam naman natin na never mong mahahanap ang incorporated at saka ang salitang Pilipinas incorporated, no? Illogical nga, sabi nga, di ba? Pwede ako maging mamagitan nila, Mr. Ano? Ayaw, baka ako mapagbintangan ako ng iba, sabihin mapapilo ako. Hindi ho, inaareglo ho natin yung debate. Tinatanggap po ba niyo, Mr. Moderator, yung binasa niyang bansa Mr. at saka Pilipinas magkaiba po? Ang pinag-uusapan, babasahin niya Pilipinas sa Biblia. Basahin niya ang Pilipinas. Hinga ako. No, that doesn't make sense, Pastor. Ito, sagot ko. Mali, Pastor. Ito, lang, babasahin niyo raw po. Pag gusto niya basahin, letra for letra Pilipinas. Oo. Ganito. Ito. Nagpapakilala lang impertinente oh, itong see? Taon to. Wala, kasi 1600, 1500, alam mo naman yun eh. Eh, baka ipabasa ko yung pangalan mo sa Biblia, hindi mo mabasa. Hmm. Maglangawa, wala sa Biblia yung kahit sa takip. Tindigan mo yung sinabi mong babasahin mo. Sige, ay tatlong araw sa'yo. Paul yan! Paul yan! Dali po, dali po. Yes ako! Kahit sa ang bansa! Kasama ba Pilipinas doon o hindi? Kasama yun! Dali! Sandali, ano yung tatanong? Impertinente yung kausap po. May tatanong ako sa'yo. Pastor, tuloy na po. Tuloy na. Sinabi mo ba? Sandali. Ay, sabi niya, babasahin niya lahat eh. Hindi ako. Kahit isang taon, bibigyan ko siya eh. Kung mababasa niya eh. Wala. Hindi ako. Teka ko. Sinabi mo. Tayuan mo. Pastor Joel, ganito po ang tanong niyo. Iayusin mo natin. Okay, ayusin ko. Ang gusto mo ba niyong mabasa yung letra for letra o yung diwa ng Pilipinas sa Biblia? Maliwanag ang pinag-usapan. Then, liwanagin niyo, ano po ang inaalala niyo? Niya raw sa isang sali ng Biblia. Pero wala akong usapan letra for letra. Wala akong sinabi ko eh. Okay. Wala nun. Makes sense, doesn't make sense kasi eh. Wala eh. Nakakabasa ka ng walang letra. Meron. Ha? Makakabasa ako. Sige, bumasa ka. Oh, sandali. Makakabasa ako. Oh, sabi ni Pastor Manlong, makakababasa ka daw ba ng walang letra? Wala eh, wala. Pastor Madlang Awa, hindi po ganito ang tamang pagdedebate. Wala po, illogical yun eh. Bumasa ka ng walang letra. Tatanggapin, Mr. Moderator, makakabasa ka ng walang letra. Malalim ang doktrina. Pag nakapagsalita ng walang letra, panalo na. Ulitin na, ulitin. Malalim ang doktrina nitong taong ito. Pastor, ang ulitin. Pangalawa, showdown. Meron ba, pwede bang magbasa ng walang lepra? Sabi ni Brad Eli, pwede raw. Pwede. Dali. Okay. Okay. Kung mabasa niya uli, talo na naman. O, talo kayo. Talo. Okay, sandali. Talo na naman, sabi ni moderator. Ito, liliwanagin kong mabuti. Yeah. Ako, naniniwala na nakakaintindi tayong lahat. Nakakaintindi rin kayo sa paniniwala ko. Ay, nako. Sinabi niya, yung haligi. Yo, tanong. Tuwanan, binasa tanong niya. Tanong po, tanong. Huwag kayo magpaliwanag. Huwag kayo magpaliwanag, magtanong ka. Eh, pag si Brother Elano, kailangan tanong. Ibabalik ko, Mr. Moderator. Oh. Yung tanong niya sa akin, makakabasa ka ba ng walang letra? Sabi niya, sagot ko. Oo. Makabasa ko, talo ka na. Ayan. Tinatanggap mo ba niya hamon? Okay, ito. Tatanggap po hindi. Tanggap po hindi. Yun lang. Tinatanggap po ba niya yung hamon ni Brother Eli? Sandali. Pwedeng magano, sandali, Mr. Moderator. Apo, okay. Walang problema. Walang problema. Tatanggapin ko. Yung una, patunayan niya muna. Eh, yung una, hindi pa natunayan. Baka takbo din ako sa pangalawa dito. Basahin naman ako. Pinalusutan niya eh. Oh. Yan, yan. Cut. Diba? Ganito nga po. Una pa lang, lumusot niya. Kasi ganito ang ano eh. Kung ang hamon kasi ni Brad Eli, kung mabasa niya ba, bilang benepisyo naman ni Brad Eli sa babasahin niya, kasi ginto yun, no? Okay. Eh, meron bang inaami mo, talo ka na. Okay, samantaling sabi, nung una hindi niya nabasa lahat. Maliwanag. Hindi ganon. Hindi ganon. Para sa kapakanan ng mga kababayan. Ito po yun, ha? Ito, sagot mo ron. Kasi, hinahanap niya kasi yung Pilipinas letra for letra. Alam naman natin ka-impertinentihan yun, eh. Correct. Kung sabihin kong impertinente yun, sumagot siya. Bakit?
bakit makakabasa ka ba ng walang letra? Tumanong ako uli. Eh kung mabasa ko, talo ka na. Okay. Oh, tapos na diskusyon. Sige. Oh. Yeah, time na, time na, time. Okay. Oras na po. Okay. Time na po, time. Time na po, Mr. Tariano. Okay. Time na po. Time na po. Kumuha tayo ng dalawang taong hahapon. Time, time. Mabasahin niya, walang letra, pahayag ako. Time na po, time. Salamat po. Time. Ay, wala. Upo na ako, Mr. Moderator. Upo na po. Baka pag upo ako kasi hindi niyo sinasabi, baka sabihin niya natakot ako sa kanya. Ay, upo na po. Ngayon po, ay ang pagpapatunay naman ng kabilang panig, ang walang kakupas-kupas, si Pastor Joel. Palakpakan natin. Magandang hapon no, sa inyong lahat. At napag-usapan, ang pinag-uusapan ho namin itong paksa rito. At narinig niyo na ho ang unang tindig ng aking kaibigan na si Eliseo Soriano. Ngayon, makikita ho natin na walang palabra de honor itong taong to. Sapagkat ang sabi niya, mababasa niya, ang salitang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saliga ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Hindi nabasa. Hindi nabasa ang katagang Pilipinas. Sa madaling sabi, yung tema niya, ito ang malabo. Sapagkat sinama-sama niya yung bansang Pilipinas, wala naman sa Biblia yung bansang Pilipinas, at inilagay niya pa ang ayon sa Biblia. Kung ang bansang Pilipinas ay ayon sa Biblia, babasahin lang naman eh, na Pilipinas, wala. Umoo. Ang sabi, pag nabasa talo na ako, tinanggap ko. Yun ang may palabra de honor. Pag pinasa niya, talo na ako, hindi nabasa. So alam niyo na kung ibig sabihin na kung sino talo. Dahil hindi niya nabasa. Pagkatapos, natatawa pa ako eh. Ang katwiran niya, hindi raw babasahin sa isang talata. Eh kanina pa siya patikos ng patikos sa Christian Bible Baptist Church, gusto ipabasa sa akin sa isa ring talata. Hindi ko maintindihan ang logic nito. Oh. Yung gusto niyang i-apply sa iba, ayaw niya i-apply sa kanya. Pero ba't natin pag-uusapan pa yan? Wala nang masyadong halaga yan. Pag-uusapan natin itong paksa ko. Okay, sandali. Wait lang. Time out muna. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi ko na napansin kay Brother Eli na hinihingi dahil alam niya na impertinente yung tanong. So mali yung sinasabi dito ni Brother ni Pastor Joel na hinihingi daw ni Brother Eli sa isang talata. Hindi, wala. Actually, sinabi niya nga illogical na sabihin mo na yung CBBC ay makikita mo. Diba? Sabi niya illogical yung ginagawa mo na kukunin mo yung mga words sa iba't ibang parte. No? Nakatulad sinabi niya, diba, Baptist. So, I don't think so. Actually, siya yung humihingi na eksaktong pagkakasunod-sunod, pati ang salitang Pilipinas, incorporated pa mula sa Biblia. So, I don't agree with that. Ito ang may halaga. Patutunayan ko na ang Christian Bible Baptist Church ay isa sa tunay na iglesia na itinatag ni Kristo ayon sa Biblia. Uh-huh. Ngayon, kanina tinanong ko, obviously, ang Christian daw nasa Bible. Ang Bible daw, nasa Bible. Bible nasa Bible. Ang Baptist daw, nasa Bible. At ang church, nasa Bible. Pero ang Christian Bible Baptist Church, wala sa Bible. Palagay ko, magandang logic yun. Sarcasm. At inahamon ako, nabasayang ko roon ng isang basa. Samantalang siya, hindi lang mababasa sa isang basa, talagang hindi mababasa. Ngayon, paano kung sinabi na ang Christian Bible Baptist Church ay isa sa tunay na iglesia na itinatag ni Kristo ayon sa Biblia? Unang-una, bago ko patunayan ito, may napansin ako eh. Kasi bago nag-umpisa ating debating ito, ang dahil ng pag-uusap eh. At arito nga yung taong kausap ko eh. Maliwanag sabi niya, in-advise niya, na iba-iba ang Christian Bible Baptist Church. Iba yung sa San Pedro, iba yung sa Santa Cruz. Eh parang hindi yata siya na-advise. Kaya ang inatake niya, hindi yung paksa talaga. Dahil may kasunduan eh. Baga matindi nakasulat, kung maginoo ka, titindigan mo yung kasunduan. Yan ang pagkakaalam ko. Pero wala, eh, pag talagang sa ganitong lugar, palusutan na lang para wag mapahiya. Okay. Ngayon, ang Christian Bible Baptist Church ba? Ang tunay na iglesia, isa sa tunay na iglesia na ni Kristo? Oo. Bakit? Kasi niniwala ko na ang tunay na iglesia ay merong
tamang aral, lalo tigit pagdating sa kaligtasan. Ngayon po, ang Bible ay maliwanag na nagtuturo kung paano nga isang tao, buhay pa siya, pero matitiyak niya na sa langit siya mapupunta kapag siya namatay. Kahit si Ganong Elisuriano, pwede niya matiyak yun. Kung sasampalataya siya sa salita ng Panginoon. Ngayon, maliwanag na sinasabi ng Biblia na... gusto niyo mag-mic? Ah, okay. Hindi, walang problema. Baka gusto niyo mag-mic. Mapagbigay ko ako eh. Sinasabi sa Bible, pakinggan mo niyo yung leader niyo para makita may kaayusan. Sinasabi sa Bible na ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Panginoon, for all have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:23. Okay. So lahat ng taong nabuhay, liban na sa ating Panginoong Jesucristo na Diyos na nagkatawang tao, ay nagkasala. Tayong lahat, meron tayong nagawang kasalanan sa buhay natin. Marahil sa isip, sa salita, sa gawa, makasalanan ho tayong lahat. Ngayon, ang kasalanan, meron pong kabayaran yan, ayon din sa Biblia. Ang sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ngayon po, hindi lang basta kamatayan sapagkat ang Bible may binabanggit na ikalawang kamatayan sa Revelation 21:8. Ito po yung dagat-dagatang apoy. Yung naglalawan sa dagat-dagatang apoy na kusahan ng tao ay parurusahan doon araw at gabi magpakailang kailan pa man bilang bayad sa kanyang kasalanan. Ngayon, mahal mo tayo ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, si Jesucristo. Okay. Nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, ang purpose ay bayaran ang ating kasalanan. Akuin niya yung ating pagkakasala. Namatay siya as our substitute. Kinuha niya yung lugar ko, kinuha niya yung lugar mo. At ito ang sabi niya sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Everlasting life. Kung sino man daw ang sasampalataya sa Panginoong Jesucristo, tao o ano, na tinutubos niya sa kanilang mga pagkakasala, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa 1:5-24, ay mayroong buhay na walang hanggan. Sabi sa Efeso 2:8-9, ang mga sumampalataya ay naligtas. So meron pong paraan ng kaligtasan ang Panginoon. Hindi po namin pwedeng sabihin na ang pag-anib sa Christian Bible Baptist Church ang magliligtas sa tao, pero magliligtas sa tao ang Panginoong Jesucristo sapagkat sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Yan ang sabi ng Panginoon. Ngayon po, ang kaligtasan na ito ay sa pamamagitan ng biyaya dahil sa pananampalataya. Alam ko rin po na alam nyo ang talata dito sa Santiago 2:14 hanggang 17, pababa hanggang 20 pa, na sinasabi ni Santiago na ang tao ay aariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya at gawa. Ngayon po, sinabi naman ni Pablo sa kabilang dako, sa Roma 4:5, na sa kanya na hindi gumagawa. Ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa makasalanan, ang kanyang pananampalataya ay binibilang na katuwiran. Hindi pwedeng magkaiba ng turo si Santiago at itong si Pablo. Ngayon, ano ang dapat nating mapansin? Si Santiago ay pinapakita niya po yung pananaw ng tao. Para maniwala ang tao na ang tao iligtas, kailangan makita sa kanyang gawa. Kaya sabi niya, faith without work is dead in the sight of man. Dahil may maniwala ang tao, hindi niya nakikita. Kaya ibig sabihin ni Santiago. Pero sinasabi ni Pablo, in the sight of God, yung pananaw ng Panginoon, hindi ka na kailangan gumawa, alam naman ng Diyos kung talagang tayo ay tunay na sumasampalataya sa Kanya. At ito pong mga talatang ito ay mababasa po natin dito po sa Biblia, dito po sa Romans. Ito po ay ating mababasa. Romans chapter 3 verse 20, therefore by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in His sight. Kaninong pananaw? Verse number 19. Now we know that what things soever the law saith, it said to them who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Ito yung pananaw ng Diyos. Ito yung sinasabi ng Diyos. At sabi dito, therefore by the deeds of the law, yung pagsunod sa kautusan, there shall no flesh be justified in His sight. So hindi kailangan gumawa para ma-justify sa Panginoon. Pero sa tao, kailangan ipakita mo na gumagawa ka para ikaw ay ariin niyang ganap. Tignan po natin sa Roma 4:5. Kailangan. Ngunit sa kanya na hindi gumagawa. Hindi gumagawa. Ngunit sumasampalataya sa umaaring ganap sa mga masama, ang pananampalataya niya ay binibilang na katuwiran. So ibig pong sabihin, ngayong hapon, kung sino man po sa kalagitnaan, dito ngayon sa nasa loob ng building na ito, ang aaminin niya sa harapan ng Diyos na makasalanan siya.
na siya ay magsisisi ng kasalanan. Mananampalataya siya kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas at gagawin niya ito sa pamamagitan ng panalangin. Ang tao ay maliligtas. Yan po ang pinangako ng ating Panginoon. Okay. Kung sino man ang magpapayag sa kanyang labi, sasampalataya sa kanyang puso, ay maliligtas. Kaya nga ngayong hapon, ibinibigay ko ang oportunidad sa lahat ng naririto sa hindi pa nakakatiyak na siya iligtas, na gumawa ng desisyon para tanggapin si Jesus bilang kanyang tagapagligtas. Kapag ginawa mo yan, ang pangako sa iyo ng Diyos ay bibigyan ka o meron kang buhay na walang hanggan. So gagawin nun natin bago matapos ang aking oras, ako ay mananalangin ng panalangin ng pagtanggap kay Kristo. At kung nanaisin po nyo, mamarapati nyo, sana po ang desire ng aking puso ay tanggapin nyo si Kristo ngayon bilang inyong tagapagligtas at magsisi sa ating kasalanan, sa ganun makamta natin ang kanyang pangako na buhay na walang hanggan. So inihiling ko po na tayo po ay umuko at tayo manalangin. At pwede rin sa inyo, kung gusto nyo tanggapin ng Panginoon, ay pwede po kayong maligtas. Panginoon, nagpapasalamat po ako na ngayong hapon na unawaan ko na ako po ay makasalanan at patungo, Panginoon, sa kapahamakan. Salamat po sa inyo, Panginoong Diyos. Ipinadala ninyo ang inyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo. Namatay doon sa krus ng Kalbaryo, binayaran ang aking kasalanan. Kaya sa oras na ito, nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa kapatawaran at sa iyong ipinangakong buhay na walang hanggan. Ito ay dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kung ginawa niyo po yan at tinanggap niyo ang Panginoon, ano ba nangyari sa bawat tao na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo? John 1:12. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay binigyan niya sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sa makatwid baga ay yung mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. So kung ginawa niyo po yan, ibig sabihin, pinatawad kayo ng Panginoon at binigyan mo kayo ng buhay na walang hanggan. At ang I trust, ano, na ginawa ho ninyo. Kung di nyo ginawa, pag-uwi nyo, pwede nyo gawin. Bago kayo matulog siguro, manalangin kayo sa Panginoon, magsisi ho kayo ng mga kasalanan nyo at tanggapin nyo si Kristo bilang tagapagligtas. At kapag ginawa nyo yan, mapapasayin nyo po ang pangako po ng ating Panginoon. Okay na? Sige ho. Pero sa akin okay lang po yun. Okay naman kayo sa kabilang panig. Kaya lang, Pastor Joel, wala tayong kinakampiyan uli. Kaya lang, nakalagay dito sa pinirmahan mo, patutunayan ko na ang Christian Bible Baptist Church ay isa sa tunay na iglesia itinatag ni Kristo ayon sa Biblia. Wala ako dito nakalagay na mananalangin kayo eh. Hindi ako galito sa inyo. Kaya lang, bilang... Actually, you know, yung moderator merong magandang point naman dito. Actually, ako din, sa start ng pagtindig ni Pastor Joel, tinatry kong isipin paano kumukonekta yun sa pagbibigay ng pruweba na ang kanilang pinaniniwalaan ay ang tunay na iglesia o isa, according nga sa kanya, di ba, sa kanilang tema, sa kanyang tema, isa sa mga tunay na iglesia ng Diyos. So, I don't know bakit niya na-mention yung about sa faith. Ito daw ay blessing because of faith, no? Yung ating salvation is blessing because of faith. At sinasabi niya doon na naging substitute daw si Jesus Christ, sabi niya, na magbayad sa ating, siya yung magbayad ng ating mga kasalanan. So very interesting, hindi ko alam, baka meron pang magandang magiging kalalabasan ng argumento ni Pastor Joel mamaya. Pero may point eh, kumbaga yung moderator nag-adjudicate na rin, ano? Nagbigay na rin ng kanyang konting perspective. Bait naman po yung kabilang panig, mababait din naman kayo. Okay na yan, sige, pagtatanong na. Walang problema, okay, sorry, okay na ka. Atreli, pwede na po kayo magtanong. Winewave na po niya ang kanyang oras, winewave na po. Winewave na po ni Pastor Joel ang kanyang 5 minuto at bibigyan ulit natin si Brother Eli Soriano ng 15 minuto para po magtanong. Hello. Pwede po bang pakilakasan lang po natin yung mic ni Pastor Joel? Medyo mahina eh. Pwede po bang pakilakasan lang po? Okay na, sige. Okay na po, simulan hello, po natin. Hello, Mike. Hello. Hello, Mike. Hello. Testing. Hello. Hello, okay na po? Okay na po. Ayan. Unang tanong, sa
bagay, kung ako ako masusunod, hindi ko na siya tatanungin dahil salamat niya, po, wala po raw akong alam eh. Sabi niya kanina, wala raw akong alam. Ano. Pero pakikita ko sa kanya kung na may alam naman ako. Naun akong tanong, kapatid na Pastor Joel. Sabi mo kanina, lahat ng tao nagkasala. Puwera lang ang ating Panginoong Hesukristo. Tinatanggap niyo po ba uli yun? Ayon sa Roma 3:23, lahat ay nagkasala. Ang tanong, yun bang mga batang maliliit na nabuhay sa mundo, namatay bago sila lumaki, mga 3 taon, 2 taon, 1 taon, nagkasala ba yun? Meron silang minanang original sin. Ang tanong uli. Hindi, babasahin ko. Hindi. Ang tanong, hindi ka kailangan magbasa kung hindi ko hinihingi. Sagot lang. Kung yung bang mga bata daw po, merong kasalanan. Meron po ba o wala? Meron silang minanang original sin. Meron silang minanang original sin. Tanong, saan mababasa sa Biblia yung salitang original. May minanang original sin? Okay. Basta sa ano? Pwede mo ba itigil natin yung oras para magbasaw siya? Opo. Sige, tanong mo para. Yung tanong niya ako, sasagutin ko na. Opo. Pwede mo magbasa? Hinahanap niyo ba letra for letra? Nasa sa inyo kung ano gusto niyo. Tinatanong ko, saan mababasa sa Biblia na may minana yung mga bata na original sin? Mr. Sariano, ang inyo pang buong tinatanong na babasahin, letra per letra po ba o unawa lang? Anything goes. Okay, anything. Okay, dito po sa Romans chapter 5. At makikita po natin dito sa verse number 12. Wherefore, as by one man, sin entered into the world, and death by sin. And so death passed upon all men. Naipasa. For that all have sinned. Diyan ba nabasa yung binana o ipinasa? Sabi mo, anything goes. No. Minana ba? Sabi mo, anything goes. Ayan, binaripay ako. Babalik pa rin mo. Parapatang ko. Nagtatanong ako, wala akong binabaliktad. Masama pala bunganga mo eh. Nagtatanong ako eh. Wala naman akong binabaliktad eh. Masama. Tinan mo, masama ng bunganga mo eh. Wala, masama bunganga. Sinabi ba akong binabaliktad? Meron ba akong sinabi binabaliktad ko? Mr. Soriano, bilang moderator, mamamagitan ulit tayo. Turuan niyo po yung kabila na yan. Ayan, turuan niyo rin. Walang alam. Okay, yan. Dali ba? Ito po, Mr. Soriano, sabi niyo po kanina, anything goes. Tama yun. Ito po. Tama yun. Dali o. Tama yun. So tinatanggap niyo yung binasa ko. Mr. Pastor, magsasalita pa po yung moderator. Itutuloy na po natin yung panahon na nagbasa na po siya, anything goes. Tuloy po natin yan. Ang tanong ko ngayon, sa binasa niya, Mr. Moderator, nakalagay ba yung minana o ipinasa? Pinasa, di ba? Pass. Yun ang tanong niyo. Minana o pinasa? Sagot. By virtue nung unang pahinturot mo sa akin na anything goes, Mr. Moderator, sagutin mo. No. Sagutin mo. Tanong mo, kategorya eh. Nakalagay po ba sa... No, tanong, ulitin na lang okay, po natin. Ang tinatanong po ba niya doon sa Roma 5:12? Pinasa? Ang nakalagay po ba doon, pinasa o binana? Dalawa lang po sasagot mo. Pwedeng magbigay ng paliwanag. Sasagot ka lang. Saan mo ka tuwa kayo pagtapos paliwanag? Saan mo marunong ka ba? Sasagot ako, paliwanag ko, sagot ko. Yeah, wow! Saan mo ka nagpapaliwanag? Kaya examination nito, hindi pa papaliwanag ito. Hindi po, may atanong ng diskusyon yan, Mr. Moderator. Kasi Mr. Pastor Joel, naghahanap po ng kategoryal na sagot si Mr. Soriano. Ang tanong niya, pwede po kayo magpaliwanag? Sumagot muna kayo doon sa tanong. Pakita pa sa paliwanag ko. Okay. Ang tanong, nakalagay ba sa Roma 5:12, pinasa o minana? Sagot! Ang nakalagay dito ay past, ipinasa. Ayon. Bakit ganon? Susunod na tanong! Bakit ganon? Wala ko inihili paliwanag! Sige! Mr. Matami, susunod na tanong! Sasabi ano? Sasagot po siya, bakit ito pinasa? Ayon. Sagot! Okay, sabi niya kanina, hindi niya hinahanap na letra for letra, sabi niya, anything goes. Okay, ang sabi rito, pass upon all men. Ibig sabihin lahat na naging tao na ipasa yung kasalanan na yun. Okay. Ngayon, yung pagkakapasang yun, ano yun? Yun eh, kasing kahulugan ng minana dahil naipasa siya. Okay. Paliwanag mo yun. Kasing kahulugan daw. Okay no, susunod na tanong. Susunod na tanong. Kasing kahulugan daw. Susunod na tanong. Susunod na tanong. Yung bang salitang minana? Yung salitang minana? Sino ba ang doer ng aksyon? Ang sabi ng Biblia sa pamamagitan hindi pa tapos yung tanong. Sumagot ka doon sa tanong ko. Sino ang doer doon sa salitang minana? Naghahanap po ng persona ho. Sagot. Sino? Sino? Persona po. Okay, babasahin. Okay.
To be fair, time out. To be fair, maganda yung moderator in some ways dito, makikita mo ng moderator talagang nakikinig, 'di ba? Pag sinabing doer, persona agad yung sinabi ng moderator. Ang whole side din, and you know, in all fairness, maganda yung so far yung nakita ko na pagiging fair naman na pinapakita ng moderator. Very good. Nice work. So far. For if by one man's offense, death reigned by one, much more they which receive abundance of grace. Maluwanag po na ang binabanggit dito, walang iba kundi si Adan. Adan po. Mali ang sagot, Mr. Moderator. Ang tinanaw na lang ko, yung salitang sinabi niya, minana. Hindi, yung pong sagot niya. Kasi po, yung salitang minana, Mr. Moderator, para maintindihan ng tao, ano? Yung salitang minana, limbawa, minana ko. Hindi yung kayo magpapaluwanag. Tatanong lang kayo. Para maintindihan mo yung tanong ko, hindi mo kasi naintindihan eh. Ulitin ko lang po. Hindi mo naintindihan yung tanong ko eh. Ulitin natin, Pastor Joel, at ako man, sorry, maintindihan maigi yung tanong ni Ginong Sarya. Ang tanong nyo, sino ang doer? Sinututo siya si Adan. Si Adan? Opo. Ay, eto. Kaya nga sabi ko, susunod ko, mali ang sagot. Nasa kanyo na po yun. Tanong yun, tanong yun. Eto, pangalawa kong tanong. Nasa tao na po yun. Ang tanong ko, yung kasing salitang minana, ang ibig sabihin, recipient yun eh. Opo, tanong na po. Recipient ba nung minana si Adan o yung sumunod kay Adan? Ang tanong mali, sino ang recipiente? Si Adan o yung nagmana? Lahat ng tao. Ayon, sa mga tweet. Doon ba sa sagot mo ngayon lahat ng tao? Kasama ang mga bata? Kasama po ba ang bata o hindi? Tao ang bata, kasama. Kasama ayon. Yung bang? Pero na lang kasi, hindi tao ang bata. Tanong ako, huwag kang mag-side comment. Ang tanong ko, yung bang batang namatay ng isang taon? May kasalanan? Doon sa salitang minana, pwede mo bang i-apply sa kanya? Minana niya, wala siyang kamalay-malay. Tinatanong mo ako kung pwedeng apply. Oh, yan. Sabi ng Bible, pwede. Pwede. Saan sa Bible na yung bata na isang taon na namatay, minana niya yung kasalanan nung kanyang magulang? Babasahin ko. Babasahin ko. Pupunta ulit tayo ng oras dahil naghahanap huli kayo ng ebidensya. Basa. Ano Wherefore, Romans 5:12. Mr. Soriano, lepra for lepra po ba yan o diwa? Siyempre sa diwa. Hindi naman tayo kagano. Romans 5:12. As by one man, sin entered into the world, and death by sin, and so death pass upon all men, lahat ng tao, for that all have sinned. Meaning, kasama bata. Tuloy mo. Kasama bata. Kasama ba bata? Kung ang bata tao, kasama. Ayun, kasama. Ayan, sige. Ang sagot niya, kung ang bata raw ay tao, kasama. Tanong po, tanong. Tanong yung tanong ulit, ganito. Apo. Sinabi mo kanina yung stress ng Roma na... Stress, ano? Ng Roma na walang nadya-justify sa kautusan. No? Another point. Tama sa paningin ng Diyos. Alin? Yo, maginto yung tanong. Sa paningin ng Diyos, walang nadya-justify sa kautusan sa paningin ng Diyos. At ang sabi mo, kaligtasan. Ang sabi mo, magja-justify lang pag sumampalataya sa Panginoong Jesus. Therefore, hindi na kailangan ang kautusan. Yun ang pakahulugan mo. Tinatanggap mo ba uli yun? Tinatanggap po ba nyo? Na, hindi na kailangan ang kautusan? Oo. Pagdating sa kaligtasan, hindi. Pero para sa pamumuhay, kailangan. Hindi. Sa kaligtasan, hindi kailangan ng kautusan. Dahil hindi magja-justify. Sa pamumuhay, kailangan ng kautusan. Para maipakita natin. Ano na ngayon ang kailangan sa kaligtasan? Kailangan na ang sabi dito sa John 3:16. Hayaan natin ang Biblia sa For God so loved the world. Puputulin uli natin, mga kababayan, ang oras. Tutul uli. Sige. Puto-puto lang inabot nito eh. Ang tanong ko po, papaalala ko, Mr. Moderator, ano ang kailangan sa kaligtasan? Tutul naman ang oras. Kanina po, sabi nyo, yun nga, ang tanong ni Mr. Soriano, ano ang kailangan sa kaligtasan? Kautusan ba o pananampalataya? Okay, time out muna tayo. So, mga viewers po ng ating palabas, once again, humingi po ako ng dispensa kung kayo po ay naiinis dahil po kinakailangan kong i-pause paminsan-minsan, ano? Very interesting yung ginawa dito ni Brother Eli. Tandaan po, kahit na yung moderator kanina, sinabi sa pagtindig ni Pastor Joel na bakit niya nami-mention yung about sa salvation, yung prayer pa, no, ABC ng ABC prayer, bakit niya nami-mention yun? Dahil ang kanilang tema ay ang pagpapatunay na ang kanilang samahan, ang tunay na iglesia. So,
ang para sa akin, nakita ko yung ability dito ni Brother Ellie na maging spontaneous. Kita naman natin, kasi sa ibang mga debatitor, most likely they will just say, parang uulitin lang nila yung sinabi ng moderator na, hindi na ako magtatanong sa'yo, hindi na ako magtatanong sa cross, dahil yung mga sinasabi mo, hindi in line sa ating tema. Pero talagang ang ginawa ni Brother Ellie, talagang nakikipag-clash si Brother Ellie, which is something na admirable. Sa isang adjudicator or kung ako ay isang judge ng isang debate, ma-appreciate ko yun dahil hindi umalis, hindi tinakbuhan ni Brother Ellie ang isang posibleng argumento na hindi ni-expect, pero talagang makikita mo yung pagiging prepared no, ni Brother Ellie. At least meron siya talagang baon na knowledge dahil yung kanyang mga pagtatanong ay patungkol sa mga sinabi. Talagang nakinig si Brother Ellie sa mga sinabi na argumento sa pagtindig ni Brother Joel. Wala tayo akong babasahin, sapagkat ito'y ayon sa Biblia eh. Iyan ang sagot niya. Okay, dito sa Lucas 7:50. Sige po. And he said to the woman, thy faith hath saved thee. Go in peace. Faith. Faith daw po, yun ang sagot. Sa mga katwid, ang kailangan sa kaligtasan ay pananampalataya. Ayon sa Lucas 7:50. Yan, sagot po niyo. Pwede ko bang dagdagan para maklarify, Mr. Moderator? Pwede po. Pananampalataya kay Kristo ba ang ibig niyo sabihin, kapatid? Pananampalataya sa ginawa ni Kristo na pagtubo sa mga tao sa kanilang kasalanan. Sa madali sabi, pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yun ang kailangan sa kaligtasan. Patungo sa kaligtasan. Ayun. Kasi yun ang kailangan sa kaligtasan. Kasi pwede ka manampalataya para sa kagalingan. Pwede ka sumampalataya para sa kaligtasan nga pinag-uusapan. Pinahahaba mo lang kapatid. Ang topic ko natin, Pastor, kaligtasan. Oh, yun. Sa kaligtasan. Sa mga tuwid, ang ibig, kinukumpirma ko lang sagot nyo, ang kailangan sa kaligtasan, ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, hindi ang kautusan. Ganun po ba? Hindi ang mga kautusan. Ayun, kundi ang pananampalataya sa Panginoon Hesukristo. Sabi ng Lucas 7. Yun po ba? Yun po ba? O, Lucas 7. Babasahin ko ulit. Tapos na. Susunod ang tanong. Tanong po, tanong. Susunod ang tanong. Kung mapatunayan ko, hindi o, Mr. Soriano, panahon ng pagtatanong. Ito nga tanong ko eh. Tatanong ko. Kung mapatunayan ko na kailangan ang kautusan sa kaligtasan, tatanggapin mo. Niloko. Mali ka. Ikaw ang walang alam. Dahil sabi mo, wala akong alam eh. Talo ka na. Tapos na diskusyon. Pasensya ka na, Brother Soriano. Hindi ko papayagan yung iyong hinihingi. Kasi pag binasa, uunawain pa. Kaya kailangan, ano? Eh kung maunawa ba, Mr. Moderator? Papayag kapag naunawa, ba't nabasa, talo ka na. So sasagot ako. O, sige. Sino ang uunawa? Sino? Pag naunawa, naman ang kasama ko. Ikaw na. Bibigay ko na sa'yo ang pangunawa. O, pinapayagan o ni Mr. Soriano. Mr. Moderator. Dalawa kayo. Okay, tatlo na tayo, pati mga tao. Okay. Okay. Dalawa kayo, kahit dalawa na lang, huwag mo na sama yung iba. Pagtindig niya. Kahit dalawa na lang. Teka muna, puputulin natin. Kung mabasa kong kailangan ng kautusan sa kaligtasan, tatanggapin mo, mali yung sinabi mo na hindi kailangan sa kaligtasan. Oh. Tinatanggap po ba nyo? Tanong ba yun? Ano po? Tanong ba yun? Hindi, ano po yun eh. Kaya nga po, challenge. Pwede bang... Ako bilang moderator, alam ko na nilagay niyo ako sa posisyon na ito, pinapapalitan ko yung katanungan. Sige. Pero huwag niyong kakalimutan, Mr. Moderator, opo, na sabi niya, hindi raw kailangan ng kautusan sa kaligtasan. Opo, tanong. Ayun, susunod na tanong, ganito. Sabi niya kanina, binasa niya yung 2:8-9 ng Efeso. Ang sabi niya, hindi raw kailangan ang gumawa. Ha? Ang sabi, nilagay ito, hindi kailangan gumawa para ma-justify sa Panginoon. Pero kaya tayo gumagawa dahil, kaya pero dapat tayong gumawa dahil sa mga tao. Pakita sa mga tao. Tanong po. Para sa mga tao. Matatanong pa ako, Mr. Ano. Tanong ko. Last 5 minutes. Sabi mo, hindi kailangan gumawa para ma-justify sa Panginoon. Kinukumpirma ko lang. Tinitindigan mo ba uli yun, kapatid na Joel? Oh, binasa ko, nasa pananaw ng Diyos, in the sight of God, you do not need to show your work for you to be justified. Hindi na kailangan gumawa. Sa paningin ng Diyos, hindi na kailangan gumawa. For justification. Oh, for justification. Pero kailangan gumawa sa harap ng tao. For testimony. Ayun, para sa tao. Ayun. Kung para mabasa ko, ito uli, Mr. Moderator. Kung mabasa ko ba sa Biblia, na para ma-justify ang tao ay kailangan gumawa sa harap ng Panginoon at hindi sa harap ng tao. Tatanggapin mo, mali ka na naman. Mali. Maliwanag na. Ano ulit, kapatid na Soriano, no? Hindi kita kinakalapan ulit.
Ano po okay. Yun? Alam ko po. Hindi, ito. Hindi, ako. Yung akin naman, pagliliwanag lang eh. Opo. Hindi, ulitin ko. Hindi ko naman sinabi ngayon kung babasahin eh. Oh. Oh. Ako. Okay, sandali. Oh, nasagot. Tanong wala, Mr. Sadana. Okay. Tanong. May request. Susunod na tanong. Kanina, ang pinupunto niya sa akin, Mr. Moderator, gusto ko maging consent kayo rin sa tanong ko. Opo. Ang pinupunto niya sa akin kanina, eh, bakit daw yung Christian Baptist Church of San Pedro Laguna ang aking tinapik at hindi naman sila? Opo. Sila raw ang Christian Baptist Church of Bible San... Baptist. Ha? Bible Baptist Church. Ng Santa Cruz, Laguna. Yun ang sabi niya kanina, Mr. Moderator. Sabi kayo. Naka-record po yan. Tanong ko, hindi ba tama para yung kausap mo'y maka-atake? Ha? O makapunto ng particular, hindi ba dapat inilagay mo rin sa tema mo yung Santa Cruz, Laguna? Sasagutin ko. Bigyan natin ng pagkakataon si Pastor Joel. Okay. Sige po, sumagot po kayo. Okay, ganito ho yan. Nung sa pamamagitan po ni kaibigan na Bong Araliago, siya po kasi ang namagitan. Putulin mo oras. Putulin ang oras. Siya po ang namagitan sa aming pag-uusap na ito ni Ginoong Eli Soriano. Ngayon, sa aming pagpapalitan ng paliwanagan at pagtetemahan, dumating doon sa puntong naisulat itong temang ito. Ngayon, hanggang sa bago dumating itong pagkakataong ito, nagkaroon kami ng pag-uusap. Kasi sabi ko ganito, payag ako na i-video yung whole proceedings sa kondisyon ka ko na magkakaroon ng pirmahan na kapag ka ipinalabas, hindi i-edit, ipapalabas ng buong buo kung paano talaga nangyari. Sabi niya, napaka-imposible noon, 4 oras, paano may pagkakasya yan sa programa? Isa, dalawa, hindi ko ano, ilang oras. Ngayon, sabi niya, ganito na lang ang gagawin. Ngayon, sabi, bakit ba ayaw mo ng ganun? Kasi kako, pag tinindigan ko yung Christian Bible Baptist Church, may ibang Baptist, iba pangalan. Halimbawa, Sandigan Bible Baptist Church, Patnubay Bible Baptist Church, Open Door Bible Baptist Church. Yung mga yun Bible Baptist. Hindi ko sila tinitindigan. Kasi ang tinitindigan ko, yung local paksa ko. Hindi yung paksa nila. Hindi ko alam kung payag sila okay sa paksa po. Ito. Okay na po. Dali, hindi okay. Po. Hindi, maagahating gabi tayo, Mr. Moderator. Kung ikukwento pa yung pinanggalingan, we are after one thing. Kung ang tinitindigan niya ay Santa Cruz Bible Baptist. Mr. Soriano, bibigyan lang ko natin pa siya ng 2 minuto. Okay, sige. Bilang pa siya ko, bilang moderator. Kasi po, kung hindi naman kita pipigilin, taga-alabang pa ako, kapatid. Taga-alabang. 2 minuto para tapusin yung punto ko. Nung magkausap kami ni Bong Araliado, sabi niya, ganun pala. Hayaan ho ninyo, ipaparating ko para naiintindihan nila kung ano yung nakalagay sa paksa. Sabi ko yun, nagtitiwala ako eh. Ewan ko kung nagkamali ako ng pagtitiwala o hindi. Ikalawa, bibigyan ka namin ng kopya ng unedited ng tape na yan, libre, walang bayad. Yun yung dalawang yun ang binitawan niya salita sa akin. Kaya understood na sinabi niya, i-advise niya, papaalam niya kay Ginoong Eli na yun ang pinag-uusapan. Hindi anumang Christian Bible Baptist Church, kung hindi ang Santa Cruz lang. Ayan, therefore, okay. I got what I want to get, Mr. Moderator. Mm. Ang pinag-uusapan, Christian Bible Baptist Church na Santa Cruz. Okay. Maliwanag. Sige, tuloy na po natin. Mamaya, ito, susunod ko tanong. Okay, ang tanong ko ngayon, kung yun ang pinag-uusapan, Christian Bible Baptist Church of Santa Cruz, Laguna, mababasa mo ba ng letra for letra yung Santa Cruz, Laguna sa Biblia? Siyempre hindi. Okay, sumagot ka ngayon. Hindi. Siyempre hindi naman, Brother Eli. Mababasa po ba nyo ang Santa Cruz, Laguna, letra for letra sa Biblia? Okay, ako walang sinabi. Siya ang nagsabi ngayon, babasa sa akin. Hindi, tinatanong ko lang sa'yo yung kanina. Hinahanapan mo ako ng Pilipinas letra for letra, kaya hahanapin ko sa'yo ngayon yung Santa Cruz, Laguna. Binabalik na lang. Binabalik na lang. Ayan lang. Ang pagkakaiba, ako hindi ako sumasagot ng oo. Siya mo, hindi pala kaya. Ayon. Sa mga tweet, inaamin mo ba ngayon na hindi mababasa yung Santa Cruz, Laguna sa Biblia? Oo naman. Inaamin ko. Maliwanag. Siyempre, pareho lang yun sa Pilipinas kanina. Inaamin niya. Sa mga tweet, sa temang ito, wala sa usapan nitong tema niya, Mr. Moderator. Hmm.
Patutunayan. Christian Bible Baptist Church lang, wala sa Tacos Laguna yan eh. Ipakompleto mo sa kanya yan. Pakompleto mo yan. Ayun. Kasi, Mr. Pastor, yun ang tinitindigan mo. Yung Tacos Laguna eh. Mr. Senaro, bibigyan po namin kayo ng 2 minuto para magtanong po. Next na ba? Medyo mahina yun pa sa akin ang argumento ni Brother Ellie. Pakompleto nyo muna yan. Tanong. Pakompleto nyo muna yan. Ayaw nyo pakompleto. Mamaya na po. Sige, tatanong ako ngayon. Ano ba laron? Ito, susunod na tanong. Sige. Sabi mo, sa ginamit mo yung 3 G's ng Roma, nasabi mo... Wala akong ginamit. Hintayin niyo yung tanong, Mr. Pastor. Hintayin niyo po. Hindi, kasi wala akong ginamit. Pahing sa magtatanong. Hindi, hintayin mo na, di pa nga ako tapos. Ano po yung tinabi niyo talata? Sabi niya kasi lahat... 23. Lahat nagkasala. Hindi, ganito ang hagkis niya kanina. Lahat nagkasala. Ano? Pero wala ako isang binasa. Sadali, hindi pa tapos. Apo. Hindi niya sinight yung tribit. Hindi niya sinight yung sadali. Hindi niya sinight yung sitas. Hindi niya sinight yung sitas. Ah, okay. Ang hindi sinight niya, 323. Lahat ay nagkasala at pinakaabot sa... Ayun, din yun. Iwalatian ng Diyos. Tama. Kaya sabi niya, wala raw matuwid. Tama. Oo. Oh. Tanong po, tanong. Oh, tanong ko. Pwede i-rewind. Okay lang. Ang tanong ko, Mr. Joel. Pwede i-rewind. Hindi ko sinabi yun. Alin ang hindi mo sinabi? Time. Alin ang hindi nyo sinabi? Time na po. Time. Libale. Baka, alam mo. Talagpahan doon natin. Time na po. Talagpahan natin. Salamat po. Ganoon sila. Sensya na ako. Medyo may kahigpitan tayo. Ako naman ngayon, Mr. Moderator. Sige po. Ang gaya ng dati, pagpa 5 minutes na. Ito po. Alam nyo, yung sinasabi ni Mr. Awa. Madlang awa. Asan ba yung tema? Mr. Madlang Awa. Yung sinasabi niya na wala raw alam ang taong ito. Sabi niya. Yung salitang walang alam ang taong ito, general na salita yun eh. No? Eh ako alam kong magbasa ng Biblia, alam kong bumukas. Ano? Alam ko siyang tanungin ang papawisan siya. Eh pero wala raw akong alam, sabi niya. Ano? Paano na natin yung insulto niya na yon? Insulto yun eh. Ewan ko kay Mr. Moderator, ba't di niya pinansin yun? Parang bias yata ang Mr. Moderator na ito. Hindi ako kita. Biro mo pagsabihan ako na walang alam. Ha? Eh, ba't nakikipag-diskusyon ka sa walang alam? Next na tayo. Next na, brother. Okay, next na. Ikalawa. Okay. Time out. Hindi ako agree na sinasali yung moderator dyan. Although, posible na ma-feel ng mga debater minsan na hindi patas ang moderator. Pero para sa akin, hindi ako agree na ano, kumbaga, bigyan ng side comment yung moderator dahil the moderator, kumbaga, with the presumption of regularity, na they're just doing their job being not biased. So, hindi ako agree sa kanyang patutsada, no? Kasi yun din po, nasabi ko na rin po sa ibang mga debate videos. But anyway, let's continue. Ikalawa, sabi niya, basahin ko raw sa Biblia yung Pilipinas, letra for letra. Mm-hmm. Alam nyo, ang tunay na mananampalataya at natatakot sa Diyos, hindi niya hinahanap sa kapwa niya yung hindi niya rin kayang gawin. Ah. That is the golden rule. Do unto others what you would like others to do unto you. Natutuwa naman ako, wala raw akong alam, siya walang itinindig sa Christian Bible Baptist Church niya. Naghahantay ako ng ititindig niya. Wala. Wala eh. Ha? Ngayon, eto ang gusto kong pakita sa inyo mga kababayan. 7-12 ng Mateo. Pati yung miyembro ni Mr. Biglang Awa, kawawa kayo pag hindi nyo naintindihan ito. Eto, kawawa kayo. Ang sinasabi ko ganito, huwag mong hahanapin sa kapwa mo yung hindi mo naman kayang gawin. 7-12 ni Mateo. That's the golden rule. Grade 1 pa lang, tinuturo na yan. Nagsasaka lang ko, ba't hindi natutunan ni Mr. Madlang Awa yan? Ayun. Na, yung hindi niya kayang gawin, huwag niya hanapin sa akin. Ngayon nga, litaw na litaw. Inamin niya, hindi niya mababasa yung Santa Cruz Laguna sa Biblia. Pero, yung pinatutunayan niyang Bible, Christian Bible Baptist sa Santa Cruz Laguna, sabi niya, ayon sa Biblia niya patutunayan. Eh, wala rin naman pala rin yung Santa Cruz Laguna sa Biblia. Oh. Kaya sabi ko kanina, nung hinahanap niya sa akin yung salitang Pilipinas,
ang sabi ko kanina, impertinenteng tanong yan ng isang impertinenteng tao. Bakit? Sabi, biro mo, hanapin mo sa akin yung Santa, yung Pilipinas eh. Eh, ikaw naman, Santa Cruz Laguna lang, hindi mo makita. Ay, dapat nga, mas makita mo yung iyo eh. Dahil yung sa'yo, Santa Cruz Laguna, isang bayan lang yun, hindi probinsya yun eh. Eh, yung akin, bansa eh. Mas malaki-laki yun eh. Oh. Tapos, hahanapan mo ako ng bansa, ikaw pala, bulilit lang, hindi mo maipapakita. Yun, unfair. Yan ang klase ng pakikipag-usap ng mga tao walang nalalaman sa Biblia. Yan. Insulto. Insulto ito eh. Oh, ngayon, patutunayan ko kay Mr. Madlang Awa kung sino sa amin ang walang alam. Wala raw yung Pilipinas sa Biblia. Aba, siya pala pagsalit magpa-Pilipinas o asan ang Pilipinas? Nasa Biblia ba? Wala raw sa Biblia Pilipinas. Tinamungka ano yung ka-impertinentian yun? Kawalang malay? Ano ba yung Pilipinas? Ano yung Pilipinas? Bansa. Mali. Ha? Ano ang Pilipinas? Oh, magkaliwanagan tayo, mga kababayan. Mm. Pag sinabi mo ang Pilipinas, yung boundaries, yung lupain, mm-hmm, yung territorial limits, yung gobyerno, yung mga opisyal ng gobyerno, yung mga tao, kasama si Mr. Midlang Awa ron. Lalabas kung yung Pilipinas wala sa Biblia, pati siya wala rin sa Biblia. Ah, sino ngayon ang walang alam? Sino? Hello. Konting katahimikan lang po, mga kababayan. Konting katahimikan lang po. Palakpak lang ako, palakpak lang. Siya pala, pag sinabi Pilipinas, letra hanapin niya. Alam nyo, sabi ng Supreme Court, even in the justice of our jurisprudence, we do not always rely on letters. Sabi ng Supreme Court of the Philippines, pagka puro letra ang hahanapin mo, eh, pangalan yon. Wala naman akong nilagay sa tema ko. Patutunayan ko na ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligit-saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Pilipinas na pangalan. Ha? Incorporated pa. Ay siyang tunay na samahan sa Diyos, nasa Biblia. Ayan. Ayan. Wala naman po ako nilagay doon na pangalang Pilipinas. Ang sabi ko, Pilipinas, in all its meaning. Yun ang ibig kong sabihin doon sa Pilipinas. Hindi literal. Ngayon, kung hindi naaabot ni Mr. Biglang Madlang Awa yon, dapat nga siyang kaawaan. Diba? Naawa ko sa kanya. Ngayon, susunod. Sabi niya, yun daw salitang ipinasa, synonym daw yun ang salitang minana. Pinasa lang, minana na. May alam ako, snatcher, yung na-snatch niya, pinasa eh. Wordplay. Ang layo naman synonym ng minana at pinasa. Iba yung it was passed through or passed to kesa sa inherited. Yun ang hinahanap ko. Ngayon, ang tanong, may kakayahan ba ang bata na manahin yung kasalanan ng kanyang magulang? May kakayahan ba? Basa. Pakinggan nyo ha. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran sapagkat siya ay isang sanggol. Ayan. May kakayahan ba? Sabi ng Diyos, bawat tumatanggap ng gatas, walang karanasan sa salita ng katwiran sapagkat siya isang gol. Ngayon, yung bata ba, pwede mong atangan ng kasalanan? Wala namang karanasan sa salita ng katwiran? Basta, pakinggan nyo ha. Santiago 4, pakinggan nyo ha. Ang sabi, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Sino inaatangan ng kasalanan? Sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti, hindi ginagawa. Yung mambata nakakaalam na yun.
Common sense lang yan, Mr. Miglaawa. Hindi nakakaalam yung bata, sukat at tangan mo ng kasalanan yun, hindi naman nakakaalam. At ang sabi mo pa, original sin. Oh, yeah. Hindi ko alam kung marunong siya ng salitang original. Ha? Ang original, yung kauna-unahan, di ba? Yung umpisa-umpisa. May pinasa raw yung original sin. Ano ba original sin? Kumain ng bukang bawal. Ba't yung mga anak mo kumain din ng bukang bawal para may original sin? Ay, Jesus Maria Joseph. Original sin? Last 5 minutes. Ha? Original sin. Tapos, kaya tinatanong ko sa kanya kanina. Sabi, nung sabihin ko, kahit saang bansa, binasa ko sa Biblia, kasama Pilipinas doon. Ah, hindi raw. Ayaw nyo nung kahit saang bansa. Kasama ba Pilipinas doon sa salita? Kahit saang bansa? Kasama yon. Pag hinanap mo pa yung salitang Pilipinas, eh wali ka wang walang nalalaman. Di ba? Eh kasi kahit saang bansa na nga eh. Bansa pa ang Pilipinas o hindi? Kung hindi bansa ito, umalis ka na sa Pilipinas. Hindi ka makakasali sa Biblia. Eh nakalagay kahit saang bansa eh. O ngayon, eto pa. Sabi niya, ang sinabi niya, puro mali eh. Walang tama kahit isa. Eto. Mababasa ko raw ba letra por letra sa Biblia? Last 5 minutes. Ah, letra por letra. Yung Pilipinas. Sabi ko, kung letra por letra, tinanong ko siya, ba't gusto mo ba letra por letra? Bakit makakabasa ka ba ng walang letra? Ah, yun, kanina. Tama. Eh kung mabasa ko, walang letra. Ayaw niya sumbago. Eh makakabasa ko talaga, walang letra eh. Oo, makakabasa ko, walang letra. Last 5 minutes. Eto po, isa pa. Isa pa. Sabi niya, hindi raw kailangan ng utos. Ang pag-uusap, pananampalataya. Kailangan lang daw ang utos sa pamumuhay. Sa pananampalataya raw, hindi kailangan ang utos. Ang kailangan, o sa kaligtasan. Sa kaligtasan daw, ang kailangan, pananampalataya kay Kristo. Correct, yeah. Tama. Narinig yan, tama. Ha? Yung mga member of Mr. Magdalena, narinig yan, ha? Hindi ko dinadagdagan. Hindi raw kailangan ang utos sa kaligtasan. Ang kailangan daw, sumampalataya kay Kristo. Eh kung mabasa ko na kailangan ng utos, tatanggapin mo, talo ka na, sabi ko. Kanina. Ayaw niya sumagot, pero babasahin ko rin. Kahit hindi niyo ako pilitin, babasahin ko. Eto. Tandaan niyo talata, mga Bible Baptist. Para yung hindi na ituro sa inyo ni Mr. Madlangawa, ako naman ang magtuturo sa inyo. Juan 3:23. At ito ang kanyang utos. Ito ang kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Sasabihin mo hindi kailangan ng utos sa kaligtasan? Ito ang wika, ang kanyang utos. Manampalataya tayo kay Jesucristo. Maliligtas ka ba kung di mo susundin yung utos na yon? Sige, sumagot ka. Tanya nyo, di natuto kayo ngayon nang hindi nyo alam. Hindi na raw kailangan ng utos sa kaligtasan. Eh, yung pala ng palataya, utos yun eh. Ano ka? Oh, mga kababayan, sino ngayon ang walang alam? Oh, dali o. Last 2 minutes. Hindi raw kailangan ng utos sa kaligtasan. Kailangan lang daw yun sa pamumuhay. Kaya niliwanag ko ulit-ulit eh. Ito ang utos na tayo'y manampalataya sa pangalan ng kanyang anak. Para ka maligtas, kailangan ka sumampalataya kay Kristo. Yung mapagsampalataya, utos o hindi? Utos, sabi ni San Juan, utos. Tapos, hindi na raw kailangan yung gumawa pa. Sa paningin ng Diyos, in the sight of God, hindi na raw kailangan pong gumawa pa. Sabi niya. Ang sabi naman ni Kristo, magkalaban sila ng Biblia, Mr. Moderator, pakinggan niya. Sa harap daw ng tao lang pa para pakita, testimony. Ang sabi ni Kristo, mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita.
sa ibang paraan, ay wala na kayong ganti ng inyong ama na sa langit. Kaya nga, pag ikaw ay maglilimos, huwag katutugtog ng pakakak sa harap mo. Ha, upang ang iyong paglilimos ay malihim. At ang ama mong nakakakita sa lihim, gagantihin ka. Time, time, time. Time po. Salamat po. Sige, tandaan niyo lang po, ulitin ko lang po para kay Mr. Soriano at kay Daddy Joel, wala ho akong pinapanigas sa dalawang nagdi-diskusyon. Uh-huh. Nandito lang po ako para disiplinahin yung pag-uusap. Sige, kung may mga pakiusap po yung dalawang side, ay nilalapit po natin sa dalawang side din po yan. Bigyan na po natin si Brother Joel o Pastor Joel ng pagkakataon para po sila ay magpagtanong. Okay, Ginoong Suryano. Cross. Sige, time is ready. Tinatanggap mo ba na kapag ka sinunod ng tao, ang utos ni Kristong sumampalataya sa kanya, ligtas na? Ang may utos noon, ang Ama. Tinatanggap mo ba? Hindi si Kristo. Tinatanggap mo. Ang may utos na sumampalataya kay Kristo, yung kanyang Ama. Pag sinunod ng tao ang utos ng Ama sa tao, sumampalataya kay Kristo, tinatanggap mo, ligtas na? Hindi. Maliligtas. Ang nakalagay, maliligtas. Hindi ligtas. So, tinatanggap mo na walang taong nakatiyak na siya ligtas. Alin? Walang taong nakatiyak na siya ligtas. Ewan ko sa iba. Maligtas. Tinatanong kita. Tumitin niya pa, Mr. Soriano. Pakialam ko. Tinatanong kita. Mr. Soriano. Sagot ko. Ang tanong po niya, ulitin lang natin. Ulitin po natin. Sige. Tanong ko. Pastor Joel. Wala bang tao na makatitiyak ayon sa turo ng Biblia na siya ligtas? Meron ba wala? Meron. Meron makakatiyak kung sa Biblia natin babasahin. Meron ba? Pero, kanina, yung tinatanong mo kasi hindi qualified eh. Hindi mo sinabi sa Biblia. So, kung maipakita mga ko, tao ngayon, meron na po. Ito, di pa ako tapos sumagot. Yung mga tao ngayon, kung sila ang talungin mo, lahat sila ligtas na eh. Pero sa Biblia, kung sa Biblia mo tinatanong, meron. Okay, tanong. Okay, tanong. Kayo ba Ginoong Soriano, ligtas na? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Oh, ikalawang tanong. Sunod, sunod na tanong. Sige, mauubos ako. Hindi pa ako tapos tanong. Hindi pa ako tapos sa gumagot, Mr. Moderator. Hindi pa, sagot. Hindi pa, dahil hindi ko alam kung anong ligtas ang sinasabi mo. So, I-qualify mo. Ligtas saan? Ligtas sa bagyo? Ligtas sa gutom? Ligtas saan? Okay. Pastor, okay. Huwag kayong agad sisigaw hanggang hindi pa ako tapos sumagot. Mr. Soriano? Mr. Soriano? Kulang ang talong ng pastor niyo. Kulang. Alitasan ang pinag-uusapan eh. Sandali o. Susundan po ba niyo yung tanong na yun o okay na po ba yung sagot niya? Okay, para sa kanya. Sige, tanong na uli. Kayo ho ba ligtas na sa parusa sa impyerno? Ayun. Ganito yun. Ako'y nakakatiyak. Pero mula, sumasagot ako. Huwag kayong maingay. Dali lang. Tahimik. Alam nyo, ang puno nakikilala sa buwan. Ano? Baka magalit. Pitong. Nagagalit na. Ang puno nakikilala sa bunga. Pasari ano? Bastos ang bunga. Bastos din ang puno. Mr. Soriano, sagot ako. Huwag muna kayong magigay. Pagkatapos, pwede lang kayong magigay. Mr. Soriano, dali po. Ulitin nyo natin yung tanong. Sasagot po kayo sa kapo. Ulitin ko, tanong. Pakinggan mo. Hindi ka kasi nakikinig ako. Eto, tanong ko sa'yo. Ayagad sa pakinginig ko. Sandali po. Mete na ako. Huwag mo ako sisigawan. Oras ko. Walang alam. Eto, tanong ko sa'yo. Tanong mo. Tanongin mo. Igalang niyo po ako dahil ako po ang ginawa niyong moderator. Una, gusto ko ipaalala sa inyo, hindi ako magtuturo, pero pinapaalala ko sa inyo yung 18:13 ng Kawikaan. Ang sumasagot bago makinig mangmang. Kailangan pag sumagot, pakinggan yung sagot, hintayin muna yung... Ang tanong niya, kategorya rin. Apos, pwede siya magpaliwanag. Huwag muna kayong papalapang, sasagot naman siya ng oo hindi, may paliwanag. Okay! Tanong! Okay, tanong! Ulitin mo yung tanong ko. Ulitin ko yung tanong. Pakinggan ho ninyo. Opo. Kayo ba, Ginoong Soriano, nakatitiyak na nakapagka kayo ay namatay, limbawa, ano mga panahon dumating yon, nakatitiyak ba kayo na sa langit kayo pupunta? Sagot ko, by the grace of God. So, sa makatwid, hindi nyo tiyak. Ala,
Pambira ka. Sabi ko nga sa'yo, nakakatiyak ako by the grace of God. O, tiyak po, tiyak ang sagot. Tiyak. Gusto ko niyong dagdaga, Mr. Soriano, yung sagot niyo na tiyak kayo. Okay, sige. O, sinabi ko na, Mr. Moderator, nakakatiyak ako by the grace of God. Hindi, hindi niyo na dadagdagan. Hindi na, hindi na. Okay, tatanong, paano niyong natiyak? Paano kayo nakatiyak? Ha? Paano kayo nakatiyak? Paano nakatiyak? Ay, nasa Biblia yung ginagawa ko. O, nasa Biblia raw. Sumusunod ako sa Biblia. Ilan sa Biblia ang ginagawa mo? Ilan ang sinusunod mo nakasulat sa Biblia? Ulitin natin. Ilan ang sinusunod mo sa Biblia? Sagot, ilan? Lahat nung dapat sundin. Hindi yung ganun. Okay. Okay, time out. So I think nakigets ko na yung linya ng pagtatanong dito ni Pastor Joel. Ang gagawin niya is lahat ba ng mga instruction o batas na nasa Biblia ay nasusunod mo para masabi mo na maligtas ka? Dahil lang hahanapin niya na butas palagay ko, sasabihin niya, dahil kung sasabihin ni Brother Eli na hindi lahat, doon yung inaantay niya, hindi lahat, o may meron akong pagkakamali, o meron akong pagkakasala. So yun, kasi para ang I think yung kanyang pinupunto dito is yung assurance of salvation. Okay? So tingnan natin kung paano nagugulong to. Okay. Lahat ng dapat kong sundin. Hindi lahat, kundi lahat ng dapat kong sundin. Ano ba yung lahat ng dapat mong sundin? Yung kautusan ni Kristo, yung kabutihang itinuro ni Kristo, ipinakita ng mga alagad. Marami mga example dapat sundin. Okay, tanong. Maipapakita mo ba na kapag sinunod yung mga yon, maliligtas ka? Pagka? Pag sinunod nyo mga yan, ligtas ka. Pag sinunod nyo na po ba yung mga pinagbabanggit nyo? Pinagbabanggit nyo, ligtas na kayo. Ah, siyempre, sabi lang ama eh, ito ang utos na sumampalataya ka sa kanyang bugtong nanak. Isa, ano ba? Ang sumasampalataya sa kanyang anak ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na wala hanggang. O, di matinig. Okay, so tinatanggap mo na ang sinunod mo sa utos ng ama ay yung pagsampalataya sa kanyang anak. Lahat. Marami. Lahat ng utos ng ama. Dahil, yun ang sabi ng anak. Ang sabi ng anak sa Mateo 28:20, sundin ninyo lahat ng inyo utos ko sa inyo at narito ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tanong, ka pa bang nasuway sa lahat ng inutos ng ama? Meron mo ba kayo nasuway sa mga inutos ng ama? Nagkakasala ako siyempre. So kung pero, hindi ako sumusuway. Pag inutos ng ama, pinipilit kong sundin. Pero ang tao is prone to sin. Okay. So, tanong ka na. Madaling sabi, dahil prone to sin pa kayo, hindi nyo tiyak, naligtas kayo. Ah, hindi. Tiyak. Dahil, hindi naman kung mo nagkasala ka, hindi ka naligtas eh. Yun ang sagot. Oh! So, ang tao, kapag ka nagkasala, para sa'yo, mayroong utos ng ama hindi nasunod, ligtas. Hindi, pakiulit po natin para po mas... Tinatanggap mo ba, ayon sa pinapaliwanag mo, na kapag ka ang tao nagkasala o hindi nasunod yung utos ng ama, ligtas? Mali ang tanong, Mr. Moderator. Dalawa. Two-prong yung question. Pakiulit, hindi ko muna pwede natulan, Mr. Soriano. No? Tinatanggap ko lang ba? Ulitin natin, kapatid, isa-isay natin, Pastor. Sinabi mo na nagkakasala ka pa. Okay. Tinatanggap niya yun. Oh, hapos? At sinabi niyo rin, hindi, dahil nagkasala, hindi naligtas. Oh, tama yun. Tanong. Ngayon, ang tanong ito, paano niyo matitiyak naligtas kayo eh nagkakasala pa kayo? Yun ang tanong. Inago. Paano matitiyak na ligtas eh nagkakasala pa? Eh kasi, yung pagkakasalang nagagawa naman namin, hindi naman sinasadya, hindi ikamamatay. Kaya pag hindi ikamamatay, ibig sabihin, hindi ka naman damdam nun. Okay. Yeah, tanong. Ano ba ang kasalanan ng ikamamatay? Ano raw po ang kasalanan hindi ikamamatay? That's a good question. Ah, yung malalaking kasalanan, mga ikamamatay. Yung mga hindi sinasadyang kasalanan, hindi ikamamatay. Nababasa niyo sa Biblia yun? Oo. Oh. Sige, pakibasa. Oh! Yeah. Let's see! Puto lang oras. Let's see! Okay, interesting yun. Ito yung, okay, time out. So, interesting yun sa akin, ano? Sinabi ni Pastor, ni Brother Eli na merong mga sinasadya at meron ng mga pagkakamali o kasalanan na nakakamatay. So, very interesting. So, pinapabasa ni Pastor Joel. Tingnan natin kung kayang basahin ni Pastor ni Brother Eli. Kung makita ng sino man ang kanyang kapatid na nagkakasala,
ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May mga kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Okay, tanong. Tanong, sa binasa mong talata, ano ang sinabi na kasalanang ikamamatay? Mayroong mga kasalanang ikamamatay, sabi niya. No? Yun ang sabi niya. May mga kasalanang. Hey, alam niyo yun o hindi? Mr. Soriano, ang tinatanong niya po. Alam niyo ho. Dali po, Pastor. Ang tinatanong niya po, ano? Magbigay daw po kayo na liba. Sinabi, in general term, may mga kasalanang ikamamatay. Yan na po, ano raw po. Sa madaling sabi. Sinabi nga, in general term, sa sitat mga kasalanang ikamamatay. Sige po, tanong. Sa madaling sabi, hindi nyo alam kung ano yun. Hindi. Okay. Hindi gano'n. Huwag ko kayo mag-comment. Malik paratang yan. Huwag ko nga talaga tubo ng bunganga mo. Masama talaga tubo ng bunganga mo. Andiyo. Alam niyo po, putol muna oras kapatid. Gusto ko lang ako. Gusto ko lamang usawain pasamantala ito pong dalawang nag-uusap. Kasi po, unang-una, napapansin ko po, nawawala ho sila sa tema. Ang nakalagay sa temang pinirmahan, patutunayan, medyo napunta lang ho tayo. At iwasan natin uli, pinalusot ko lang kanina si Brother Joel, ng masakit na salita, nakapagsalita na rin si Brother Soriano. Patas na. Usapang magkaibigan lang, okay? Walang personalan, okay. Idea lang, okay? Kaibigan. Pwede bang magliwanag ng kapiraso, Mr. Ben? Opo, opo. Kasi yung tinatanong niya, yung binasa ko 5:14. Mm-hmm. Opo, opo. Okay. Tinatanong niya, ano raw yung kasalanang hindi kamamatay doon? Opo, naganap. Ang sagot ko, General. Walang sinabi ron na kasalanang ikamamatay, kundi in particular, kundi mga kasalanang ikamamatay. Uh-huh. O, tapos sabi niya, hindi mo pala alam eh, sabi niya gano'n. Alipo yun. Pagpaparatang ng alipo yun. Sige, itigil lang natin yan. Okay. Pagpaparatang yan. Tuloy natin yung tanong. Masamaan nun yan, buhay pa talaga. Itigil na po natin yan. Tuloy ang tanong. Okay, Aginong Soriano, ipagpaumanin po ninyo yung aking pagpaparatang. Salamat. Yeah, tuloy. Sa talatang binasa nyo. Sige, tuloy. Maaalaman nyo ho ba o alam nyo ba yung mga kasalanang ikamamatay? Oo, nasa ibang talata. Nasa ibang talata. Yun ang sagot. Okay. Nasa ibang talata. Babasahin ko. Sige, mamaya na po. Hindi siya nag-aalo po ako. Sige, okay. Sagot, tanong. Liliwanagin ko lang po. Ano. Ang pinag-uusapan ho natin ay yung kaligtasan sa parusa ng kasalanan sa impyerno na pupuntungo sa langit. Tama ho ba ako? Tama. Hindi ho yun ang topic eh. Hindi, yun sa pagtatanong. Ah, dito sa pagtatanong, yun ang paksa. Sige, yun tanong, yun tanong. Hindi yun ang paksa, pero pumunta ka ron. Kaya okay. Sinundo ko pa. Exactly, no? Exactly. So, ano? Ang trabaho ko po, i-direct okay. Ulitin natin. Salamat po, Mr. Moderator. Tanong po. Okay. Yung kasalanang ikamamatay na binanggit dito sa binasa niyo sa unang one, ito ba'y tumutukoy sa last 5 minutes kaligtasan o kapahamakan ng tao doon sa kapahamakan sa impyerno o kaligtasan doon sa langit? Yung ba'y tinutukoy? Alino yung binasa niya ho, para malinaw ho, mamaya pag sa unang one. Kaligtasan daw po ba o kapahamakan? Siyempre, sa kaligtasan yun, sa magkasama yung kapahamakan at kaligtasan eh. Otherwise yun eh. Sagot niya ho, dalawa. Okay. Kung ang tao na binabanggit yan ay nagkasala ng kasalanang ikamamatay, yung ikamamatay doon, ano tinutukoy? Yung ikapapahamak sa impyerno o ikamamatay lang ng kanyang katawan? Yung ikamamatay na yon, dalawa tinutukoy doon. Ultimately, papunta yun doon sa ikalawang kamatayan na siyang dagat-dagatang apoy. Yun po sagot niya. Okay. Okay. Mababasa niyo po ba lahat sa amin ang lahat ng kasalanang ikamamatay? Ah, oo. Putol oras. Babasahin dali. Babasahin ko, ha? Babasahin po. Putol oras. Lasa Biblia yun, eh. Eto. Putol. Galing. Eto yun. Babasahin ko po. Galing na. Excuse me, Mr. Soriano. Bibigyan ko po kayo na bilang ako lang po magsasuggest. Bibigyan ko lang po yung 3 minuto para po. Pwede po yun. Sige po. Sige. Sige po. Salamat po sa inyo, Mr. Moderator. Sige, tuloy natin. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at saka sa mga mamamatay tao, yun. Sa mga mapakiapid, sa mga manggagaway, sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ayun yun ang mga ikamamatay. Okay, balik ko okay. Natin ang oras. Tanong po. Sa buong buhay niyo, hindi po kayo nakapagsinungaling? Sabi ka nga ba? Kung pagsisinungaling na sinasabi na gumagawa ng kasinungalingan. Ano? Hindi, ang tanong ko, ulitin ko. Dali ah. Ulitin mo yung tanong mo. Sa buong buhay niyo. Sa buong buhay po ba niyo, hindi kayo nakapagsinungaling? Sagot.
Kung ang pagsisinungaling na tinatanong mo ay kukwalify ko lang, ano? Opo, opo. Kukwalify, siyempre, dapat maingat ka sa pagsagutin. Mm. Opo, opo. Dalawang klase ang kasinungalingan. Isang kasinungalingan na nagsalita ka, hindi totoo yung nasabi mo. Uh-huh. O kaya, kasinungalingan, ginawa mo yung hindi totoo. Okay. Ako naman na magtatanong sa pastor. Ano po ang ibig niyong sabihing pagsisinungaling doon sa kategorya na ipinapakita ni kapatid ng Eli? Anong klaseng sinungaling naman ito niyong tanong? Yung pangalawa. Pagsisinungaling, in general, yun ang binanggit sa Bible. Ah, hindi. Qualified yun. Qualified. Hindi po tayo magkakasundo po. Correct. Magkakasundo sa ganun po. Correct, tama. Tema. Tama. Ibahin niyo ang tanong para po. My point yung moderator. Ibahin. Kung hindi mo kasi kayo papayag na i-qualify yung tanong, hindi rin na papayag yung kabilang side na sumagot. Makes sense. Kaya ibahin ang tanong. Payag kayo? Payag kami. Makes sense. Alien. Okay, sige. Alien. Palusutin na natin dun. Yan. Tanong. Tanong, mga pastor. Sige po, meron pa kayong 4 minutes. Ito po. Maganda po yung mga tanong. Tuloy po. Sa buong buhay po ninyo uli, Ginoong Suriano, wala pa ho ba kayong kasalanang nagawa na nabanggit sa binasa nyo sa Revelation 21:8? Sa buong buhay ko? Sa buong buhay ko? Ganito, sagot ko, Mr. Moderator, pwede ko ipaliwanag ng konti. Sige po. Ito marami. Kasi meron akong nakaraang buhay na hindi pa naman ako lingkod ng Diyos. Ages 1 to 17, hindi ako lingkod ng Diyos. Oh. Eh, nung araw kasi, pinaluhod din ako nung tiyahin ko sa Diyos-Diyosan eh. ano pa lang ako noon, 6 years old. Ayun. Okay. Sabi ano, babalik ko natin ang tanong para po sa ating pong pastor. Pastor, ano po bang klaseng kasalanan yung inyong tinatanong? Yung binagin ba yung nakakilala na sa Biblia? Oo, nag-iisip. Maganda. Sabi niya eh, yung pangkasalukuyan o yung ginawa ng moderator. Mausay. Sa buong buhay. Hindi ho natin pwedeng masagot po yan, kapatid na pastor. Sa buong buhay? Hindi ko papayagan na masagot yun eh. Kailangan po. Okay, ito na lang. Sige po, ganito. Tatanungin natin si... Huwag ko kayo ma-open ha, mga kapatid na Baptist. Nililinaw lang ho natin. Brother Eli, meron po daw po ba kayong nagawang kasalanan sa buong buhay nyo yung Revelation 21:8 sagot? Meron ho. Oh, yun sagot. Dahil hindi pa ako nung ka-alibredyo ng Diyos, eh talagang meron kami santong araw sa bahay ng auntie ko. Nagagaganon nga ako eh. Meron. So kung nagawa niyo, saan daw ho tutungo nakagawa nun? Sa dagat-dagat ang apoy. So patungo ho kayo ron? Oo, tinan mo. Impertinente ka talaga. Yan, yan po yung sinasabi po natin kanina, no? Na pinalusot lang ng moderator eh. Actually, humihingi nga yung moderator. Sabi nga ng moderator kanina na hindi natin maa-allow yung question na yan. Kasi gusto mangyari ng moderator na dapat categorical, na specific yung questioning, no? Kung yung mga tinutukoy ba na ganyan, yung mga kasalanang nakamamatay ba ay yung mga nagawa ni Brother Eli bago siya, di ba? Naging Kristiyano o bago siya naging mananampalataya. O ito ba is yung during na naging member na siya ng kanilang asamahan? So, dahil pinalusot ng moderator, so yun, hindi maganda ang naging kalabasan ng flow, no? Ng pag-uusap. Kasi, mabigat yun. Mabigat yung ginawa ni Pastor Joel. Masama ang tuko ng bunga nga yan, Mr. Moderator, pangaralan mo. Masama ang tuko ng bunga nga. Ganyan pala, ang ayaw gumawa ng mabuti. Puro kagaguhan talaga ang gagawin. Tarantado. Nanaway na. Kagaguhan niya. Ayaw mo kasi lang mabuti. Kaya puro kagaguhan ang ginagawa mo ngayon. Kagaguhan ang ginagawa mo. Bastos. Ikaw, malandi. Pertinente ka lang. Bastos ka pa. Malandi ka. Bastos. Ititigil ko itong debating ito. Pag hindi nyo pinagsabihan yan, eh dapat itigil talaga. Pero mo, sinidistino mo ang kapwa mo sa dagat-dagat ang kapwa. Kaya impertinente yan. Tinatanong kita. Hindi na yata sinidistino. Sasagot ka. Kaya talaga. Hindi lang tatalo. Kumukulusyo ka. Hindi talaga kumukulusyo ka. Sa makatid kung ka pupunta, sabi mo. Sinungaling. Sinungaling. Wala.
Pwede mo ba? Pwede ba? Pagmamahal mo sa iba mo tao. Mr. Mike, pakihingan na lang. Pag-ibig sa kapwa tao nitong pastor na ito. Pakitong palaman daw. Daldal, ang landi na pinig mo. Tango nga. Puro ka daldal. Mr. Soliano, napinig mo mo kayo. Nag-away na. Mr. Soliano, titigil ako. Patigilin mo yan, Mr. Moderator. Patigil mo na. Titigil ako. Ang titigil, magandang lalaki. O, sige. O, titigil ako. Okay. Yun lang pala. Tama yun, maganda, hindi pogi. Hindi, pastor, pastor. Tayo maganda, hindi pogi. Maganda, tanong mo, sandali. Maganda. Hindi. Kasi, alam nyo, Mr. Pastor, no, hindi ako kumakampi kahit kailan. Kita mo, sabi nga ni Mr. Soriano, parang bias. Di naman. Naglalambing. Pakiramdam ko lang naman yun. Lambing lang yun. Pero, yung tanong nyo, dali ako. Yung tanong nyo, hindi ko po pinapayagan. Maling tanong. Mali. Okay. Salamat, Peter Mundo. Sabi ko eh. Ngayon, kung papayago kayo, papalitan nyo yung tanong, matatama po yung tanong nyo. Okay. Naintindihan nyo ako, mga kapatid? Bibigyan natin uli. So, tinanggap mo. Nang time out. Tapos na po, mamaya na po. Ngayon, bilang regalo natin kay Pastor, patapusin natin yung maganda niyang tanong. Sige. Kasi medyo invalid yung una. Bigyan natin sabi. Pa ng isa. Para ko kaya, Mr. Soriano? Opo. Tuloy. Tanong, isa na lang. Bago tumindig, tuloy. So, tinanggap mo na nagawa mo na yung mga kasalanan sa Revelation 21:8. Mali! Hindi ka mamatay. Mali! Wala akong tinatanggap, nagawa ko na yung mga kasalanan doon. Isa lang ang sinabi ko, mandaraya ka talaga. Tignan mo. Deo. Hoy, kung ang tanong mali, liwanagin mo. Okay, time out. So, bilang isang hindi kaanib ng kanilang dalawang reliyon, medyo nalulungkot ako. They were not able to, kumbaga, keep a good decorum sa kanilang mga pagdedebate dito. Medyo hindi ako sang-ayon sa ganitong nangyari na naging emotional silang dalawa at hindi na maging maganda pakinggan, no? Kasi nga, imbis na nagkaroon lang ng argumentation, nangyari talagang nag-aaway na sila dito, which is hindi ako masaya. No, hindi ako masaya na ganito yung nangyari sa kanilang debate. Sana may balik nila sa tamang direksyon ng debate dahil ito ay argumentasyon, ito ay hindi dapat sapawan ng isang matinding emosyon. Pero naintindihan natin at the heat of the moment, this could happen. It's really true. Pwede ba? Sige, patigilin nyo siya. Patigilin nyo. Titigil na ako. Sige, ang magsalita, Revelation 21:8. Sige. Yan ha. Dali ho. Kasi ganito, Mr. Soriano, valid ngayon yung tanong niya. Valid na. Hindi niya naiintindihan niyo. Ayaw mo ako pakinggan, Mr. Pastor eh. Ako magsasalita muna, moderator ako eh. Valid na ngayon, Mr. Soriano, ang tanong niya. Sige. Kasi ang tanong niya ngayon, nagawa niyo na po ba yung Revelation 21:8? Tanong, sagot po. Hindi. O, yun ang sagot niya, hindi. Ayun lang pala eh. Ayunit pa ng ulo kanina. O, hindi tapos. So, sama ka, tweet. Time out. Mamaya na po. Tapos na po. Sinagot ni Brother Soriano, hindi niya ginawa. Ngayon po, itindig po ang ating magiting na lalaki na taga Laguna, si Pastor Joel. Palakpakan natin. Nako. Yun ito ang pinakamainit na parte ng debate. Nako, pinawisan nga ako. Okay. So makikita ho natin na kanina maraming mga talatang binasa, maraming mga verses na para bagang ganun nga talaga ang ibig sabihin. Pero kung pag-aaralan natin, marami siyang binasa ng mga talata na itinitwist niya para lang yung katotohanan ang itakpan. Ito ang sinabi niya. Ang utos daw ng Ama ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo sa pangalan ng Panginoon at yun daw ay maliligtas. Ngayon po ang Diyos walang sinabi na hindi magkakatotoo. Pag sinabi ng Diyos, maliligtas. Kaya, maliligtas. Walang pasubali yan. Pag sinabi ng Diyos na maliligtas, ano man ang mangyari, maliligtas yan. Ngayon, binalik ko sa kanya ang tanong. Sabi ko, pag ang tao sumampalataya na, edi yung taong yun, maliligtas na. Sabi na naman, kung hindi makagagawa ng kasalanan, ikamamatay. So para bagang hindi kayang panindigan ng Diyos, yung sinabi niya, na yung sumampalataya, maliligtas.
kanya ang maliligtas, hindi pati okay, okay. So, time out. So, ibig sabihin ba, Pastor, kapag kunwaring tinanggap ko, nagkaroon ako ng pananampalataya, dahil sinabi niyo po na hindi, na ako'y maliligtas dahil absolute yung sinabi ng Diyos, kapag gumawa ako ng kasalanan, masisave pa rin ba ako? Like, pag sinabi ng kasalanan yung matinding kasalanan, kunwari nakapatay ako ng tao, paano niya sasagutin yun? So most likely, possibleng i-mention yan, no? Ni Brother Eli. Tingnan natin. Parang, tingnan natin. Tama siya! Uh-huh? Kung ang tao magsasabi lang, pero pag ang Diyos ang nagsabi, uh-huh, kaya makakatotoo yun. Makakatotoo. Okay, absolute. Lahat ng sinabi ng Diyos sa Biblia, okay, yan ang nagkatotoo. Uh-huh. Walang isa man na hindi nagkatotoo. Uh-huh. Para sa kanya, pwede pang hindi magkatotoo yung sinabi ng Diyos. Dahil hindi niya patiyak kung baka magkasala siya nung kasalanan sa Revelation 21:8. Tinanong ko, sinabihan pa ako ng masamang tubo ng bibig ko. Sinabi ko, ikaw ba sa buong buhay mo ay nakagawa na ng kasalanan na binabanggit sa Revelation 21:8? Ang sabi niya, oo. Ang sabi sa Revelation 21:8, yung mga nakagawa nun ayon sa pakahulugan niya, ayon sa sinasabi niya, ay tutungo sa dagat-dagat ang apoy. Siya nakagawa na, pero hindi siya tutungo sa dagat-dagat ang apoy. Maganda ang logic nito. Ang taas! Hindi kumaabot! Taas ng logic. Pag nagkasala ka, mamamatay ka. Nagkasala ka ba? Oo, mamamatay ka. Hindi! Be! Hindi ko maintindihan ang logic ng taong ko. Tinanong ko, nagawa mo ba lahat? Tinatanggap mo ba na nagawa mo na lahat ng kasalanan sa Revelation 21:8? Nagtatalak na taranta. Sinabihan pa akong gago. Eh, siya na taranta, ano? Tarantado! At nag-hysterical na. Pareho lang kayo. Pareho lang kayo, Pastor. So ngayon, hop, hop. Tahimik lang po. Maganda yung laban eh. Tahimik lang. Sabi niya, ang kaligtasan daw, ang tao daw gumawa sa harapan ng Diyos para maligtas. Wala sinasabing ganun ng talata. Huh? Yun ay patutuo ng isang tao na nananampalataya sa Panginoon. Pero tanong, ano ba talaga ang mga talata na marami na sinasabi dito sa Biblia? Paano ba talaga na yung isang taong yan, eh makakaroon ng kaligtasan? Kami may tanong sagot. Parang nga minsan nagiging out of context o out of yung tamang panuntunan. Eh, hayaan na lang natin ang Bible ang tumanong. Bible na rin ang pasagutin para maliwanag dito. Meron po binanggit dito sa Acts chapter 16. Gawa 16. Dito sa Gawa 16. At dito po sa talatang 30, this is a 30, ay meron pong taong nagtanong, eto ang sinabi. At sila'y inilabas at sinabi, mga ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Sabi niya, ano? Ano ba talaga ang kailangan kong gawin para ako'y maligtas? Magandang tanong, maliwanag na tanong. Si Pablo, marunong sumagot sa tanong. Alam ni Pablo kung gaano kahalaga ang tanong na itinanong ng taong to. Sabi niya, mga ginoo, ano ba ang gagawin ko para maligtas? Maliwanag yun. Sabi niya, ano? Sinagot siya ni Pablo. Nagsalita si Pablo. At kanilang sinabi, sila nagsalita, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Bakit sinabi yung sambahayan? Basa ang talata pababa, pumunta si Pablo sa sambayan nila, pinangaral ang salita ng Diyos, tumanggap yung buong sambayan, at sila ay naligtas. Talaga ba ang tao, pag sumampalataya, ligtas na o maliligtas pa lang? Pakikita ko sa inyo, yung sinabing maliligtas, eh ganun na rin ang pakahulugan ng Diyos sa ligtas. Epeso 2, 8 at 9. Epeso. Ating katahimikan lang, bayan. Ipakita ko natin ang ating pong pagiging disiplinado. Epeso 2, 8, 9. Okay. Ang sinasabi ko rito,
pag sinabi sa talatang maliligtas, ang ibig sabihin, may katiyakan yung kaligtasan na sinasabi ng Panginoon para marinig nyo at alam nyo, tandaan nyo. Sabi dito sa Epeso 2, kasi pagdating sa ano, pagsasalita yung kasama nyo, nagiging makakalimutin kayo. Nagkakaroon kayo ng amnesia. Ay, sorry, insomnia pala. Nakalimutang matulog. Epeso 2, 8 at 9, etong sinasabi. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas dahil sa inyong pananampalataya. Nangaligtas, pangnagdaan. Dahil doon sa kanilang pananampalataya, sa biyaya ng Diyos, sila ay nangaligtas. Paano rin itong kaligtasan na ito? Anong sinabi? Itong sabi. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Upang ang sino man ay huwag magmapuri. So, madaling sabi, sinusunod mo yung kautusan. Liliwanagin ko sa inyo, yung binasa niyang utos at yung binasa niyang kautusan, hindi yung magsingkahulugan. Pinagsingkahulugan niya, pag sinabi sa Bible, kautusan, yung mga batas na ibinigay ng Diyos sa tao. Yung salitang utos patungkol sa pananampalataya, yun ang utos sa ikaliligtas. Iisa lang yun, sumampalataya. Hindi marami yun. Hindi ko ano-ano gagawin mo. Maliwanag ang utos. Pag sumampalataya, maliligtas. Siya hindi pa. Pero sumampalataya na raw. Pero hindi pa. Yatiya, siya siya iligtas. Maliligtas pa lang. Baka hindi matuloy. Roma 4:5. Pakinggan niyo ang mga talata para matutuho kayo. Kayong dyan mga kaalib na iglesia ng Diyos. Ang mga talata na binabasa niyo, out of context. Yung pong nasa panig ng Baptist, konting palakpak lang po. Roma 4:5. Tignan po natin ang sabi. Datapwat sa kanya na hindi gumagawa. Datapwat sa kanya na hindi gumagawa. Ngunit sumasampalataya. Pinag-iba yung gawa at yung sampalataya. Last 5 minutes. Pag inutusan ka sumampalataya, hindi yan ikinakahulugan doon sa gawa. Ang liwanag ng talata, ngunit sa kanya na hindi gumagawa. Ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masama. Ang kanyang pananampalataya ay ibibilang nakatuwiran, sabi ng Biblia. Biblia nagsabi. Biblia pa rin ang pagsasalitain ko. Roma 4:4. Ngunit sa kaniya na gumagaway, hindi ibinibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. Ang kaligtasan, biyaya. Pag gumagawa ka raw, hindi biyaya, ganti raw yun. O utang, sweldo. Ang kaligtasan, kaloob, ang regalo, walang bayad. Pagka gumawa ka para maligtas, ang tawag doon, sweldo. Eh ang kaligtasan, biyaya, regalo, kaloob ng Diyos. Kaloob ng Diyos. Galatia 3:21-26. Sige, tuloy lang muna natin. Sinasabi. Kahit wala na tayo sa paksa, tuloy ang ligawa. Huwag na sabihin wala tayo sa paksa. Galatia 2:16. At upang... Andrea. Putol mo ras. Hindi, sige, tuloy natin. Hindi naman karapatan yun ng pastor. Sige, mamaya ako. Nasa akin na po yung kung babalik natin, okay? Oo, pwede naman yun eh. Pareho naman fighter yung dalawang yan eh. Ghost fighter pareho yan eh. Tuloy. Kahit anong pakta yun, ready yan. Tuloy! Tuloy! Sasalita ako pa eh. Nagpapahalata na agad na. Kaya tayo natalo, wala sa paksa eh. Hindi. Gusto mo lang ako na. Pastor, gusto ko lang po i-ayos natin. De, tuloy nyo nga po. Sinasabi ko lang wala sa paksa. Pero hindi ko sinasabi itigil nyo. Okay, Galatia 3. Galatia 3:21-26. Ang kautusan nga baga ay laban sa mga pangako ng Diyos, huwag namang mangyari.
sapagkat kung ibinigay sana ang isang kautusan, may kapangyarihang magbigay buhay, tunay ngang ang katwiran sana ay naging dahil sa kautusan. Kung meron, eh wala. Kung may binigay, sabi ng talata, na kautusan na magbibigay buhay, tunay nga ang katwiran sana ay naging dahil sa kautusan. Kaya sana, kasi wala. 22. Datapwat kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo ay maibigay sa mga nagsisisampalataya. Hindi yung gumagawa ang binabanggit dito. 23. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabilanggo tayo sa ilalim ng kautusan. Pag ikaw pala ay gumagawa ng kautusan para maligtas, bilanggo ka sa kautusan. At walang bilanggong ligtas. Tuloy natin ang banda. Ano pa yung kautusan yung mga iglesia ng Diyos, ay siyang naging tagapagturo natin upang yatid tayo kay Kristo, upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Datapat ngayon, dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo sapagkat tayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Maliwanag yun. Ano mang talata ang basahin niya pa na para bagang kukontra sa dami ng talatang yan, kinutwist niya na yun. Roma 3:28. Kaya nga maipapasya natin, ano rin ang konklusyon, na ang tao ay inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya na iwalay sa mga gawa ng kautusan. Maluwanag eh. Palakpakan nyo yung tama. Palakpakan nyo yung magliligtas sa inyong kaluluwa. Yun ang dapat yung palakpakan. Yun ang dapat yung gawin. Okay, yun ang okay, dapat yung apply sa inyong buhay. Oh, dali ho, walang side comment. Dali ho. Okay. Mr. Pastor, putol mo muna yung putol. Hindi, putol mo muna. Bigyan natin ng fair na laban yan. Putol. Putol na natin. Hindi, kailangan ko. Huwag mo awayin, huwag niyong kausapin yung dalawang side, yung mga membro. Kayong dalawa mag-usap. Okay. Tanong na po. Hindi, kaya nga po, Pastor, pinagagalitan ko po kayong dalawa na huwag kayong kakausap ng mga tao. Kayong dalawa mag-usap. Pwede ba akong makiusap? Pwede? Pwede ba pag hindi sila matigil? Kasi pangit eh, di ba? Hindi tayo makikinabang eh. Pwede ba pag ayaw nilang tumigil, papakusapan natin yung mic, hihinain silang dalawa? Payag kayo? Pwede? Oo, wala naman tayo kasi sana eh. Sige po. Eh, Brother Soriano, pagkakataon nyo na po. Sige, tinatayin. Yan na, payag kayo. Yun. Pag ayaw tumigil, tigil ang mic. Time out. So far, in ang pinaka, kumbaga, argument heavy, no, at least base sa mga talatang na mention ni Pastor Joel, no, so makikita natin, ang dami niyang mga sinasabi na patungkol nga sa kautusan, at ito nga ay, kumbaga, separate. So, tingnan natin, gusto kong malaman kung paano ang magiging cross ni Brother Eli dito. Okay, nasan yan? Okay yan. Sige, ah. Ang tanong, kapatid na Joel, ganito. Sabi mo kanina, magkasinonimo yung maliligtas at saka ligtas, magkasing kahulugan. Maliligtas at ligtas. Sasagutin ko, i-qualify ko. Hindi, kategory ka lang naman ang sagot na kailangan ko. Dahil pinaliwanag mo na kanina. Sabi ano, kasi ang hinahanap niya, kategory ng tanong, natanggap niyo po ba na yung ligtas at maliligtas, magka-synonymous? Oo, hindi lang ang sagot niyo. Wala akong papaliwanag. Hindi, ang sagot po niyo. Hindi, sumagot muna kayo, oo, hindi sa akin mapaliwanag. Ayun, oo, maliwanag. Ano sagot niyo? Oo, hindi. Ang sagot ko doon, sa Diyos, oo. Okay, bakit? Kasi ang Diyos, pag sinabi niya, bagamat hindi pa nangyayari, tiyak na mangyayari.
Dahil ang Diyos lahat, alam niya lahat ng bagay. Ang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ayun ang inula niya, nangyari. So nung sabihin niyang maliligtas, ligtas yun, kaya para sa Diyos, magkasing kahulugan. Susunod ko tanong, wala akong itatanong sa'yo na hindi sa Diyos. Para alam mo, you will be properly guided. Ang tanong ko, ulitin ko, sige po. Yung bang salitang maliligtas ng Diyos, at yung ligtas ng Diyos, magkasing kahulugan? Sinagot ko na. Ano ang sagot nyo? Ang sagot? Ano po sagot nyo? Okay, ang sagot ko sa Diyos ay magkasing kahulugan. Okay. Dahil okay, ang Diyos alam niya lahat ng bagay, kapag na, sinabi niya, Okay na. Sabi mo, ginamit mo yung, para patunayan mo yon, yung claim mo na yon, ginamit mo ang Efeso 2, versikulo 8. Ang sabi rito, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Uh-huh. Yon. Past tense na, pasado na, sabi niya, nakarana. Tanong, anong kaligtasan yon? Ano po ito, kategorial po ito, Mr. Soriano, o general po? Yun ba'y kaligtasan sa impyerno o kaligtasan sa kasalanan? Yun. Tuloy. Kaligtasan sa impyerno, kaligtasan sa kasalanan, kaligtasan sa parusa sa impyerno. Ayon. Ibig sabihin, may buhay na walang hanggang ligtas, sa langit pupunta kapag tayo pa tayong sinabihan. General, yung salitang kaligtasan para sa kay Pastor. Ayon. Tanong. Sa mga tuwid, tinatanggap mo ito sinabi sa mga Kristiyano sa Efeso? Sa mga naligtas. Huh? Hindi. Tinatanggap mo ba na ito'y sinabi sa mga Kristiyano sa Efeso? Ang tanong, sa Efeso. Hindi, tinatanong po, Mr. Pastor, kung ang sinsulat bang ito o salitang ito, sinasabi po ba ito sa mga Kristiyano sa Efeso? Sabitin ko, hindi ko qualify ko. Etong sulat na ito ay sinabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Efeso, ngunit ang aral sa kahulugan ay sinasabi sa lahat ng Kristiyano sa buo sa lahat ng panahon. Ang tanong niya, sasagutin niyo, ito po bang sulat na ito para sa mga Kristiyano sa Efeso? Sumagot po kayo, oo o hindi? Oh. Hindi lang. Oh, yun ang sagot. Ma-qualify ko. Hindi, mamaya na. Pero, ibig mo sabihin doon sa salita mong hindi lang, hindi. Ibig sabihin, applies. Pati Kristiyano sa Efeso, sakop niyang sinasabi na yan. Opo. Okay. Maliwanag. Sige po. Ngayon, nung sabihin din ni San Pablo sa mga Kristiyano sa Efeso, ang ganito, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya'y tinatakang kayo hanggang sa kaarawan ng pagkatubos, sabi niya. Nung sabihin niya ba yon, ibig bang sabihin, tinatanggap mo ba na yung Espiritu Santo na natanggap na ng mga taga-Epeso, pwede nilang mapighati? Tinatanggap mo? Pwede. Yun ang sagot. Ayun. Kung tinatanggap mo ngayon na yung Espiritu Santo ay pwedeng mapighati ng mga taong nakatanggap na ng kaligtasan, ang tanong, pagka napighati ba ang Espiritu Santo, aalis siya sa tao o hindi? Sa bagong tipan, walang sinabing aalis ang Espiritu Santo. Dali. Wala akong tinatanong si Mr. Soriano. Kung sa luma o bago. O sa luma. Ang tinatanong lang ni Ginoong Soriano, pag napighati ba ang Espiritu Santo, aalis ba siya o hindi? Ito ang sagot ko, ano? Apo, ang sagot ko ito. Sa matandang tipan, hindi ko papayagan yung sagot niyo eh. Hindi ko, nasa ito na kayo, Pastor. Wala akong tinatanong kung sa bago, sa luma. Sumagot muna kayo, oo. Saka kayo sasagot ulit. Pasensya na kayo, ano? Pwedeng ikatang tayo, magpapaliwanag ako. Hindi, teka. Ba't ayaw mo? Hindi, titigan ko po. Kasi alam mo, Mr. Moderator, dapat sumagot lang siya, huwag siya magpaliwanag. Oo, ganito kasi ang tanong niya. Bibigyan ko sasagutin kasi mali. Hindi ganito, Mr. Ano, sumagot, ganito lang ako. Bigyan niyo ang pagkakataon po. Ang tanong kasi ni Ginoong Soriano, pag ang Espiritu Santo ba napighati, aalis ba siya? Sagot kayo, oo o hindi. Mali ang tanong niya. Hindi ho. Balit. Paano naging mali ang tanong? Maling ang tanong. Mr. Pastor. Dali. Ako bilang moderator at hindi naman ako kampi kay Mr. Soriano, bilang moderator, balit yung kanyang tanong at karapatan niyo sumagot. Oo o hindi. Sagot ko.
Sasagot ako, paliliwanag ko. Hindi ako, sumagot mo na kapag papaliwanag ko kayo. Sige, sagot ako, o hindi ako. Aalis ba ang Espiritu Santo pag napigati? Oo, hindi. Pwedeng pakikatang time, paliliwanag ako. Hindi ako. Hindi mo nang unawaan kasi. Sabihin ko sa indiretsa yan. Paliliwanag ko sa iyo kung bakit. Hindi ho, naiintindihan ko yung gusto niyo ipunto. Sumagot muna kayo bago kayo magpaliwanag. Hindi ho, ako moderator ho eh. Sasagot ako magpapaliwanag. Opo. Masyado naman aggressive yung moderator na to. Ulitin ko, talang. Pwede ko ulitin sa Soriano. Sige po. Salamat sa inyo, moderator. Ang Espiritu Santo ba na pikati? Aalis ba siya o hindi? Sagot. Kasi obviously naman, alam naman natin. Time out. So, nagigets ko yung ano, na-appreciate ko yung passion ng moderator na ito. Pero parang nagiging ano din siya, naging confrontational na din yung moderator. Medyo may mga issues tayo sa kung paano niya kinontrol yung dalawang debatador na ito. Pero it is something that is common kapag nandun kayo sa isang very emotional na crowd at syempre yung mga membro din ng both churches ay nandito, so most likely talagang umiinit yung emotion dito. Pero I just felt na medyo aggressive na dito yung moderator nila. So maybe siguro dahil nga sa mga pangyayari kanina ano, na medyo aggressive nga from both Madlang Awa and Soriano. Pero tingnan natin. Ang Espiritu Santo ba na pikati? Aalis ba siya o hindi? Sagot! Kasi obviously naman, alam naman natin, tinatanong niya ang categorical, gusto niya sumagot ako ng yes or no. Kasi yun ang tanong na either answer, talo ka. Bakit? Kasi yung tanong niya, meron sa ilalim yan eh. Pag sinabi mong hindi umaalis, babasa sa matandang tipan. Noong matandang tipan, ang ministry ng Holy Spirit, come and go. Sa New Testament, permanent. Kaya ang sagot ko ron, kaya gusto kong ipaliwanag, sa matandang tipan, umaalis. Sa bagong hindi. Tipan, hindi umaalis. Yun lang naman ang akin eh. Ano ba masama ho ron? Pinapaliwanag ko lang ho. Nang sa ganun, hindi naman ako yung parang pinapakain na lang na. Daming members sa taas. Na yung aking ano. Mr. Moderator, pwede ako naman. Pinaliwanag niya yung kanyang stand eh. Eto po yun. Ang sabi bakit niya, yung tanong ko, kahit ano raw ang sabi niya. Titigyan ko po yung 2 minutes. Pwede po ba yung mga hindi kasama narito liba sa mga pulis? Bumaba lang po, bumaba. Yung mga, kaya sa mga pulis na nandito dito, please, baba lang po, please. May mga umakyat, hindi ko nag-gets bakit. Ito po, ang sabi niya, yung hindi kayo daw, sabi ko po, yung daw sagot, yung tanong ko raw, pa kahit ano isagot niya, talo siya. Dahil, pag bumasa raw, pag sinabi niya raw na umaalis, babasa raw sa matandang tipan na umaalis. Eh sa matandang tipan daw, eh come and go ang Holy Spirit. Samantalang sa bagong tipan daw, permanente. Yun ang sabi niya, Mr. Moderator. Ito naman ang sabi ko. Hindi po totoo na sa bagong tipan, permanente ang Holy Spirit. Okay, time. Ito ba? Ang tanong ko, ibinasi ko sa Efeso, bahagi ng bagong tipan. Oh, time. Bakit mo ko pautusan ngayon ito? Time. Bakit na? Time na. Sige po. Ready na po. Okay na ha, sir? Okay na, sir? Okay na, boss? Sige na. Pwede na ko itanongin, ho? Okay, para huwag masyadong mag-init, sabi nga ng bayan, ikaw ang humatol sa tanong ni Brother Soriano. Ngayon, bilang magkakaibigan naman tayo, di magparaan na lang tayo ng konti, gusto ko matapos yung debate kasi marami nagkire-request sa likod, titigil na, sayang po, yung mga nag-aksaya po, yung may pambili ng bigas dito, pinamasahe pa, para makapanood ng debate. Titigil! Pangit! Ako ho, yung pambili ko ng sapatos na, tuloy natin. Sige, tuloy natin. Ilang minuto pa, Mr. Moderator? Wala pa eh. Malamatin, meron pa akong 15 minutes. Oo, magtanong. Sige. Okay, eto na ha. Please, usapan to. Pag nagsasalita sila nang hindi ko pinagsasalita, hinaan yung microphone. Kapatid, hinaan yung sound system. Sound system. Pag gumanyan ako, hintigil ha. Ready, game. Talong. Nung itanong mo sa akin kanina kung meron na akong nagawa sa 21:8 ng Apokalipsis sa mga kasalanan doon, sinabi ko, meron na dahil nung bata pa ako, nakaluhod ako sa Diyos-Diyosan dahil sa tiyahin ko. Tapos nung nagtatanong ka na sa akin, tumanong ka uli, kung nagawa ko na yung 21:8 ng Apokalipsis, sumagot ako, hindi lahat. Isa nga lang ang inamin ko sa'yo. Tapos sinabi mo, sa mga
kapatid, pupunta ako sa dagat-dagat ng apoy. Tanong ko, kapatid, ikaw ba nung ikaw eh hindi pa Bible Baptist? Mr. Moderator, bali dito dahil tinanong niya ako nito. Oo, sige, akong malaro, kapatid. Nung hindi ka Bible Baptist. Okay, lilinawin natin yan. Okay. Hindi ka ba nakaluhod sa Diyos Diyos? Okay. Ang tanong, kapatid, nung hindi ka pa Bible Baptist, nakagawa ka ba ng pagsamba sa Basdiyos-Diyosan? Ang katuruan ng Biblia ang tinitindigan ng Bible Baptist o ng Baptist. Kapag ka naligtas ka, tinatawag ka ng Diyos sa mga kasalanan mo. One saved, always saved. Oo, yun. Alam ko yun. Alam ko yun. Alam ko yun. Ulitin natin. Ang hinahanap niya, Mr. Pastor, kung nung hindi ka pa Bible Baptist, sumamba ka ba sa mga Diyos-Diyosa noon? Oo, hindi lang. Oo. Oo, sumagot ako. Okay. Okay. Salamat. Salamat. May tanong. 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 Pagka ba sumamba ka sa Diyos-Diyosan at nagbalik loob ka kay Kristo, binubura na ba ng Diyos yung pagsamba mo sa Diyos-Diyosan? Nice question. That's a nice question. That's a nice question. Ang katuruan ng Biblia, hindi ako. Pastor, pasensya na kayo, mahigpit talaga ako eh. Ang tanong ko, binubura ba o hindi? Sagot, once na tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas mo, burado na lahat ng kasalanan mo. Binubura. Salamat. Burado na lahat ng kasalanan mo. Salamat. Hindi, ang ibig sabihin. Salamat. Hindi, Mr. Serrano, sumasagot pa. Hindi po ako tapos. Sumasagot pa. Hindi po ako tapos. Sumasagot pa. Once na tinanggap mo si Kristo, pinatawad ang lahat ng iyong kasalanan, yung mga magagawa mong kasalanan, hindi na impyerno ang hatol, kung hindi pagpapalo ng Panginoon na ayon sa Hebreo 12:5 hanggang 8. Okay. Tama ka, Tweet? Hindi nawawala ang kalit. Okay na. Burado. Burado, tanong. Interesting. Na, pero tatanong ako uli, doon sa isidinuktong niya. Sige. Pagka raw tinanggap mo na si Kristo, burado na yung nagawa mong kasalanan. Ngayon, yung mga magagawa mo pang kasalanan, papapalo lang daw. Hindi na raw impyerno ang hatol, kung di palo na lang lang Diyos. Ang tanong, kahit anong kasalanan ang magawa mo? Ang tanong po, kahit anong kasalanan po ba? Yan. Sagot to, basta't ang ligtas na, ang nakagawa nung kasalanan yun, siya'y mananatiling ligtas at hindi natutungo sa impyerno. Hala! Ang tanong, kahit anong kasalanan? Kahit anong kasalanan daw po? Nang nagawa ng ligtas. Papatay? Hindi, ulit. Okay lang. Nang nagawa ng ligtas. Oo nga! Ang sagot po, Mr. Soriano, kahit anong kasalanan, mapapatawad nung mga ligtas. Nung nagawa ng ligtas. Hindi. Sige po. Pag naligtas ka na, lahat ng kasalanan mo, pinatawad na ng Panginoon ng mga kasalanan mo. Opo. Pagka nakagawa ka ng kasalanan, dun sa kalagayang ligtas ka na, yung kasalanan na yon, hindi na impyerno ang parusa. Paano nila? Magdidisiplina. Interesting. Okay, ganun. Kahit anong kasalanan, yun ang kasunod na tanong. Sige, ang sagot. Kahit anong kasalanan yes. po ba? Ang sagot ni Pastor Joel. Oh. Kahit anong kasalanan magawa ng ligtas ang natinig sa mga. Hala! Susunod na tanong. Ito na. Mario, please. Maganda yung tanong eh. Sayang, ang tuloy. Susunod na tanong. Kung ikaw ay ligtas na, nasa iyo na si Kristo. Okay. Susunod na tanong. Ligtas ka na, nasa iyo na si Kristo, nasa iyo na ulit si Kristo, ano? Nakagawa ka ngayon ng kasalanan. Humiwalay ka sa Diyos at sa pananampalataya. Ligtas ka pa rin. Mr. Pastor. Mr. Pastor. Okay. Nasagutin ko. Okay. Naintindihan ko yung tanong. Ang tanong ninyo, kung ang ligtas humiwalay sa Diyos, ligtas pa ba? Yun ang tinatanong nyo. Sasagutin ko. Sige po. Hindi ko na lang tanong ko. Tama na. Hindi ko na lang tanong ko. Pagtutuwin, Mr. Moderator. Hindi, ganito. Ito ang tanong ko. Huwag mong baguhin ang tanong ko. Sige po. Nililiwanag ko lang po. Ang tanong ko, kung ikaw ay ligtas na, nasa iyo na si Kristo, nasa iyo na Holy Spirit, nakagawa ka ng kasalanang paghiwalay sa Diyos at sa pananampalataya, ligtas ka pa rin ba? Ano po sagot? So sasagutin ko po. Ano po? Opo. Ayon sa Roma 8:35 hanggang 39, walang makapagpapahiwalay sa Diyos at kay Kristo Jesus doon sa mga naligtas at sa talata ng 1:28. Hindi sinasagot ang tanong. Walang nakaalis sa kanyang kamay. Hindi sinasagot ang tanong. Tasalano, pwede po akong sumabot ulit. Sige po. Ang tanong ko, Pastor, kung ang isang Kristiyano po ay mahiwalay o yung humiwalay sa Diyos,
yun ba? Ang sagot ko po, ang Kristiyano ay hindi makahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Tanong po, tanong, Brother Soriano. Balik-balik niya, ang Kristiyano hindi makahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Sabi niya, oo. Yan ang sagot niya. Opo. Kung mabasa kong makahihiwalay, tatanggapin mo, niloloko mo mga tao. Alam ka. Ah, Mr. Soriano! Kanina pa ho. Mr. Moderator, ito ho. Papaliwanag ko lang. Hindi ako muna. Kasi po, hindi ko pinapayagan yung ganong klaseng tanong. Dali po. Hindi, papayag ko ako kung bibigyan niya ako ng isang paliwanag. Papayag ako. Hindi, ganito nga. Ganito hamon okay. Eh. Pag nabasa po ba niya? Eh kasi kung mababasa po, hindi niya rin tatanggapin. Nonsense. Hindi kasi ho. Dali! Kaya kung mababasa ni Ginoong Soriano at mauunawa niya, payag ho kayo, talo na kayo. Okay, ganito po. Ano ha? Ganun na, di ba? Pwede ba sagutin ko? Hindi lang babasahin. Pwede sagutin ko ha? Ito. Oh, ano, sige. Okay, yung sinagot ko nababasa sa Biblia. Tapos sasagot siya ng kokontra sa nababasa. Subject for debate. Kaya na po, Mr. Director, ako naman ako. Sige po, sige po. Yung sagot daw niya mababasa sa Biblia. Yung mambinasa mo sa Roma, nakalagay ba makahihiwalay? Babasahin ko po rito. Sige. Meron ka bang mababasa sa Roma? Letra for letra. Walang makahihiwalay. Na hindi makahihiwalay. Ang ginamit mo kasi kanina, hindi makahihiwalay ang Kristiyano. Ang nasa Roma, walang makapaghihiwalay. O yun naman pala eh. Tama. Magkaiba. Magkaiba. Daleo. Magkaiba. Dede. Pastor. So, hindi ba di Soriano? Galing. Hindi ba di Soriano? Galing. Okay. Time out. So, dito mo ma-appreciate talaga no, yung lalim ng knowledge ni Brother Eli sa words. Grabe. Kung titingnan niyo po, ako po hanga po ako sa uri pa o sa paraan ng kanyang pag-analisa ng mga salita mismo ano, hindi lang yung parang konsepto, ideya, kundi mismo yung paraan ng pagkakasabi sa Biblia. Kaya niyang ipaglaban na may mga kaibahan yung mga nuances ng mga words na yun. Very very interesting. It's a sign of a very seasoned debater sa totoo lamang po. Bilang isang debatedor po ako, na-appreciate ko yung kanyang abilidad na kumbaga tingnan in a very small, you know, detail yung mga phrases at mga words sa Bible. Very interesting. So tingnan natin anong magiging kahantungan nito. Brother Soriano, ulitin niyo po ang inyong katanungan. Ito, ulitin ko tanong ko. Iparo ka natin. Kung ang Kristiyano ba sumasampalataya sa Ama, tinanggap na si Kristo, may Holy Spirit na, wala nang kulang pa sa pagka-Kristiyano niya, humiwalay sa Diyos at sa pananampalataya. Ligtas pa rin. Brother Soriano, kasi ganito yung tindig niya eh. Mali raw po yung tanong niyo dahil ang tinitindigan niya, walang makapaghihiwalay sa Diyos. Kaya hindi niya tinatanggap yung tanong na... Presumption niya yun eh. Opo. Ang dapat isagot sa tanong ko, yung paniniwala niya. Ang sabi ko kasi, ang tanong ko kasi, Mr. Moderator, para maintindihan mo, no? Sige po, sige po. Eto. Kasi may nababasa ako sa Biblia na ang Kristiyano nakakahiwalay eh. Kaya ako tinatanong, Heath Anderson, pwede ba ang Kristiyano'y humiwalay? May mababasa ako. May Kristiyano humiwalay. Siguro, ikiklir natin kay Mr. Pastor. Ang unang, pwede ko magtanong, Pastor, Brother Eli? Sige. Bago niyo po ipasok yung tanong niyo. Sige po. Kayo po ba naniniwala, Pastor, na ang isang Kristiyano mahihiwalay sa Diyos? Bago po ipapasok natin yung tanong ni Badeli. Naniniwala ba kayo na ang Kristiyano mahihiwalay sa Diyos? Saan mahihiwalay? Anong pagkahiwalay ang ibig sabihin? Mahiwalay na nga sa Diyos. Mahiwalay sa Diyos. Mahiwalay sa Diyos. Yung tumalikot na. Okay. Sa paniniwala. Bago natin pasok kay Badeli. Okay, babasahin ko po ang sagot ko. Oh, sige, ano? Okay. Sagot niya, mahiwalay po ba o hindi? Sige. Ito po, babasahin ko. Roma 8:39. Oh, sige po. Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus na Panginoon natin. Okay, so ang paniniwala nyo, hindi mahihiwalay sa Diyos. You know, direkte. Hindi makapaghihiwalay, kahit ano, hindi makapaghihiwalay. Kaya hindi ho pwede niyang maipasok. Yung kung tanong nyo. Pwede. Mr. Moderator, talinuhan mo lang, Mr. Moderator. Ang binasa niya, walang makapaghihiwalay. Walang makapaghihiwalay. May outside, walang outside force that can force you para humiwalay ka sa Diyos. Hindi yun ang tanong ko eh. Ang tanong ko, ang Kristiyano ba by his own initiative makahihiwalay ba sa Diyos? At pag humiwalay ba, ligtas pa rin. Yun ang tanong. Bago. Maliwanag. Bago. Okay. Bago. Mas maliwanag. Hindi bago yan. Mas maliwanag. Mas inayos. Yung bang Kristiyano makapaghihiwalay ba sa siya yung sarili niya sa Diyos? Yun o.
Okay, ganito ho yan. Sige, tinatid. Ang Diyos, higit na makapangyarihan kesa sa Kristiyano. Okay, sabi sa talata, sa 1, walang sino mang makakaagaw sa kamay ng Diyos. Hindi, Mr. Manalang, Pastor, ang tanong kaya ko, ba? Kung yung sarili niya, may possible bang mahiwalay sa Diyos? By his own. Umiwalay. Hindi mahiwalay. Umiwalay. Umiwalay. Umiwalay po. See? Okay. Kung ba may possible? Ang tao ba? Sa iyo inyong humiwalay sa Diyos. Yan ang tinatanong yung kasalanan na gano'n. Huwag mo akong talungin, sumagot ko sa tanong ko. No? Sige, sagot ko. Ano sagot mo? Sagot ko. Ang tao ay makahihiwalay sa Diyos, ngunit hindi mawawala ang kanyang kaligtasan. Pwede pala siyang humiwalay na hindi mawawala ang kaligtasan. Yan ang paniniwala. Yan ang sagot. Tandaan niyo yan, ha? Makahihiwalay siya sa Diyos, pero hindi niya maiwawala ang kaligtasan. Okay. Tanong. Tandaan yan. Susunod na tanong. Tanong. Ito, susunod na tanong. Last 5 minutes. Sabi mo kanina, yung salita ni San Pedro, ni San Pablo, sa Acts 16:30-31, nang sinabi ni San Pablo ang sagot dun sa tanong nung isang awal, ano ang gagawin ko para ako maligtas. Ay maligtas? Sumagot yung awal, ang sagot, sumagot ni San Pablo, ang sabi, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. In your household. Yung bang salitang maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan, kailan ba magaganap yun? Yung kaganapan, the fulfillment, kailan yun? Noon bang sabihin mismo o sometime in the future? Okay. Ang tanong po, ganito. Ang kaligtasan po ay ganito. Past, present, and future. Ayon. Sabagat pwede, nung sabihin ni San Pablo na maliligtas ka, present and future yan. Yeah, paliliwanag ko, hindi yung maliligtas ka. Paliliwanag ko ang kaligtasan. Ang tinatanong ko kasi yung maliligtas ka. Ang tinatanong ko, fulfillment ng salita ni Pablo, na kung pananampalataya ka sa Panginoong Jesus, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Yeah, ang sinagot mo sa akin, past, ang kaligtasan, past, present, and future. Yeah. Hindi naman yun ang tanong ko. Ang tanong ko yung fulfillment nung sinabi ni San Pablo. Okay, kailan mapu-fulfill yung maliligtas yan? Ready? Ang tanong, Pastor, yung sinabi ni Pablo sa 16:30 ng gawa, yung sinabing maliligtas, kailan po magaganap yun? Yung maliligtas? Opo. Nung sila'y sumampalataya sa Panginoon, sila'y maliligtas. Nung po, oh, yung sagot, Daniel. Nung on the spot. On the spot. Sumampalataya, sila'y maliligtas. Nung on the spot na sumampalataya, sila'y maliligtas. Maliligtas. Kailan ang fulfillment ng salitang maliligtas? Hindi, sa kanya po, Daniel. Kasi yun, pinaliwanag ko na kanina yun. Nung sabihin ni Pablo, ang sumampalataya, maliligtas, nung automatic, nung sumampalataya, maliligtas na. On the spot. Sa kanya. Yun ba ibig niyo sabihin? Ganito, on the spot. Ganito ang ibig sabihin. Kapag ka ang tao sumampalataya, okay, sabi ng Bible, may talatang sinasabi, maliligtas. May talatang sinasabi, ligtas. Dalawa yung binabanggit kapag ka ang tao sumampalataya. Okay. Bakit ganon? Kasi nga ang Panginoong Diyos, yung kanyang maliligtas, ay tiyak na yun ay ligtas. Ngayon, kung tatanungin mo, exact fulfillment, well, kapag kakapilingan nila ang Panginoon. Yun. Ayon. Salamat. Sa makatwid, ang fulfillment, pagkakapiling mo na ang Panginoon, yun ang fulfillment. Yun ang ultimate fulfillment. Susunod kong tanong, eto. Yung sinabi mo na ang lahat ng kasalanang magagawa ng ligtas na, hindi na tantamount to mahiwalay pa o mapahamak pa, kundi sa impyerno. Palo na lang, hindi na maimpyerno kahit ano pang gawin. Ha? Nung ligtas na. Ang tanong, yung bang ligtas na, makakagawa pa ng lahat ng klase ng kasalanan? Yun ang tanong. Okay, paliliwanag ko po. Hindi, ang tanong, huwag paliwanag. Yes or no? Yung bang ligtas na,
makakagawa pa ng lahat ng klaseng kasalanan. Pastor, yes. Ang hinahanap ni Brother Soriano, yung kategory na naman, kung ang isa bang Kristiyano na makakagawa pa ba siya ng kasalanan, ano? Nakagawa. Ang ligtas na nakagagawa ng kasalanan. Lahat ng klaseng kasalanan. Ang ligtas nakagagawa ng kasalanan, pero ang kaligtasan niya hindi maaapektuhan. Well, hindi ko naman inatinatanong yung dinuduktong. Ang tinatanong ko, kung lahat ligtas na lahat ng klaseng kasalanan ay magagawa pa ng ligtas na. Sige, Brother Soriano, sagot niya magagawa daw po. Hindi ko sinagot 'yan. Ganito ang sagot ko. Kasi wag niyo kasi may palatang sagot doon eh. Sige po. Okay. Ulitin mo natin tanong ha. Yung bang Kristiyano po makakagawa ba siya ng mga kasalanan? Makagagawa ng kasalanan. Oo, yun ang sagot. Yung makagagawa ng kasalanan. Oo. Lahat ng kasalanan. Oo. Magagawa niya lahat ng kasalanan? Okay. Time. Yun na po ang sagot. Magagawa niya lahat ng kasalanan. Oh, yun po. Time na po. Time na? Time na po. Palakpahan po natin. Hindi pa raw. 3 minutes pa. Hindi lahat. Hindi ako sumagot eh. Magagawa eh. Ang tinanong niya, ang tanong niya raw, kung ang ligtas na magagawa lahat ng kasalanan. Ano po sagot niyo? Oo, hindi. Kung ang tinatanong niya, magagawa niya ang lahat ng kasalanan, well, ang sagot ko rin eh, hindi. Oo, oh, yung sagot po, hindi pala ho. Ayon. Sa mga tuwid, kung hindi ang sagot niyo, hindi lahat ng kasalanan magagawa ng ligtas na, ang tanong makakagawa ko, ba? Alin yung kasalanan hindi niya magagawa? Oh. Kung ligtas na siya. Well, obviously, sa dinami-dami ng kasalanan, matatapos ang lifetime niya, hindi niyo magagawa lahat yun. Hindi, ang hinahanap po, isa ho, nakalap po. Yung nga, ang tinatanong. Nagahanap po kami, Mr. Soriano, ng isa pa. Ang tinatanong ko, sabi niya, meron daw hindi magagawang kasalanan yung ligtas na. Tanong ko, ano? Sabi ko, hindi lahat. Oo nga eh. Hindi lahat ang sagot ko. It goes with the logic. Hindi, bigyan natin ng pagkakataon sumagot. Ang tanong, hindi, bigyan natin pagkakataon. Ano ang kasalanan magagawa ng Kristiyano? Ano ang kasalanan na magagawa ng Kristiyano? Hindi ka na natanong ko. Kung sinagot niya, hindi lahat daw ng kasalanan magagawa ng ligtas na, ang susunod kong tanong, aling kasalanan ang posible na hindi magawa ng ligtas na? Alin? Anong kasalanan ang posible na hindi na magagawa ng ligtas na? Anong kasalanan ang... Yung iwala ang kaligtasan. Alin na rin? Pasasagutin natin siya. Dali ako. Patigilin natin si Brother Eli. Pasagutin na natin. Apos, tapos na po ang oras. Sige, Pastor, bigyan ko po yan isang minuto para sumagot po sa tanong niya. Yung iwala ang kaligtasan, hindi niya magagawa yan. Tapos na po? Oo. Palakpahan po natin si Pastor. Oras na po ng huling tindig ni kapatid na Eli. Palakpahan po natin ng ating kapatid na Eli. Alam niyo mga kababayan, mapanganib ang aral ng mga Christian Bible Baptist Church. Mapanganib. Dahil, kaya mapanganib, self-interpretation and self-explanation. Alam niyo kung bakit? Eto. Sabi niya, yun daw Kristiyano na tinanggap na si Kristo. May pananampalataya na. May espiritu na. Hindi na raw pwedeng mahiwalay pa sa Diyos. Ang ginamit niya yung 8 ng Roma, babasahin ko. Makinig kayong mabuti, mga kapatid. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sabi niya, sapagkat ako'y naniniwalang lubos, kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay sa kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus na Panginoon natin. Hindi makapaghihiwalay sa atin. Ibig sabihin, walang puwersang pwedeng maghiwalay sa'yo sa pag-ibig ni Kristo. Kahit anghel pa, kahit sino pa, walang pwede. At yan, pinatunayan ni Kristo yan sa Juan G. Ang sabi niya rito, pakinggan nyo. At sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay. Kailanman hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw nino man sa kamay ng ama. Kaya walang pwedeng makapagpaalis sa iyo sa pag-ibig ni Kristo, sa kamay ni Kristo, sa kamay ng ama. Wala. Pero tanong, mayroon bang possibility na yung tao na nakay Kristo, nasa kamay ng ama, mahiwalay pa? Is there a possibility? Pakinggan nyo ha.
sa 6.4.6 ng Ebreo, ito sabi, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi sa Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahon darating, saka nahiwalay sa Diyos, ay hindi maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Meron bang possibility mahiwalay pa yung tao? Meron. Meron ng Espiritu Santo, nakalasap na ng mabuting salita ng Diyos, nasa kanya na lahat. Ha? Saka nahiwalay sa Diyos, nahihiwalay din pala. Eh, ba't ganun? Parang kontradiksyon. Sabi ni Pablo, walang makapaghihiwalay sa atin. Tama yun. Si Satanas, ang tao, ang anghel, di ka pwedeng ihiwalay. Pero kung ikaw mismo, humihiwalay ka, abay, mahihiwalay ka. Ha? Pakinggan nyo. Pakinggan nyo, ha? Dito sa isang talata ng Timoteo, ito'y nalalaman mo na nagsihiwalay sa akin ang lahat ng nasa Asia. Humiwalay o hindi? Humiwalay. Hindi ka nga pwedeng ihiwalay. Eh kung ikaw mismo nagpapahamak sa sarili mo, humiwalay ka. Ba pwede yun? Ang katunayan, pakinggan nyo, sapagkat ang mga iba'y nagsibaling sa hulihan ni Satanas. Alam nyo, sa kanya bumaling na kay Satanas. Ligtas na rin. Sa laulang paniniwala, kahit ano gawin mo, ligtas ka pa rin. Sa laula yan, walang kasing sa laulang paniniwala yan. Bakit? Bibiro mo kahit ano gagawin mo, ligtas ka pa rin. At ang hindi mo lang raw magagawa, eh yung humiwalay ka sa Diyos. Eh mat, meron na humiwalay eh. Pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo ha. Sa isang talata, burahin mo sa Biblia ito, kapatid. Sapagkat, tungkol kung pagkatapos na sila'y makatakas sa pagkahawa sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Cristo ay muling nahalubiluhan at nadaig niyaon, lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Bakit? Bakit? Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran kaysa pagkatapos na makilala ito ay tumalikod yun sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Bakit? Tuloy. Nangyari nga sa kanila ang ayon sa kawikaan tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka. At sa paglulubalob sa busali ang babaeng baboy na nahugasan. Nahugasan hindi. Bumalik ba sa busali? Iniiwalay ba? Hindi. Walang makakapag-iwalay. Eh pero siya mismo umiwalay. Siya mismo, tumalikod siya sa banal na utos na ibinigay sa kanya. Pero kay Pastor Joel, ligtas pa rin yung mga yun. Ligtas ang mga aso, ligtas ang mga baboy, ligtas ang mga salaula sa relihiyon. Ligtas sa kanya. Kaya yung tanong ko sa kanya kanina, hindi niya masagot eh. Ayaw niyang sagutin eh. Ang Espiritu Santo ba napipighati o hindi? Sinabi kasi yun sa taga-Epeso eh. Ang Espiritu Santo ba napipighati o hindi? Napipighati. Kung napipighati, iiwanan ka ba o hindi? Ayaw niya sumagot. Sa matandang tipan daw, on and off. Sa bagong tipan daw, permanente. Basahin nga natin sa bagong tipan. Basa. Siyasati ninyo. Salita ito sa mga Kristiyanong ligtas na. Siyasati ninyo
ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganun ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo'y nasa inyo maliban na kung kayo'y itinakwil na? So pwedeng may takwil. Alam nyo, ang Diyos pag nangako ng kaligtasan, totoo yun. Mm-hmm. Totoo, pag sinabi niya, maliligtas ka, maliligtas ka talaga. Kailan? Mm-hmm. Nawala na ba logic? Eto, tignan nyo logic. Mm-hmm. At kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Dadapot ang magtitiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Sino ang maliligtas? Itiis. Hanggang sa iyong humiwalay! Hindi nagtiis! Ligtas ba? Pakinggan niyo akong ligtas. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis. Pakinggan niyo ito. Kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, magsitanggap kayo ng pangako. Ngunit kung ang aking lingkod na matwid ay mabubuhay sa... Ngunit ang aking lingkod na matwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Kung siya'y umurong, hindi siya kalulugdal ang aking kaluluwa. Ayun. Ganun pala yun. Last 5 minutes. Tiyak ligtas ka, walang urungan, pero gagawa ka ng katarantaduhan. Kagaguhan, kasalaulan, ligtas ka pa rin, gago ka. Ang tindi ng aral nitong mga Bible Baptist, saka mo sasabihin na sa Biblia yung ninyo, diretong mali sa Biblia pinagsasabi mo. Kontraryo ng Biblia. Di permanente na raw ang Espiritu Santo sa Biblia. Sa bagong tipan. Permanente na pala. Ba't sinabi pang huwag pipighatiin? Nonsense. Tutang kahit ano gawin mo eh. Mag-asawa ka ng pito, hindi rin mapipighatiin. Di pwede na. Ba't mo naman nasabihin pa huwag pighatiin? Nonsense. Nonsensical, non-biblical ang aral ng mga Bible Baptist. Kaya, kung may religion, ang aral ay sa Laula, ang Bible Baptist of Santa Cruz, Laguna. Biro mo. Hindi po. Konti katahimikan lang po. Palagpak lang. Palagpak. Kinalimutan mo na lahat ng ibang talata sa Biblia. Tapos minamali pa. Hindi na raw makakahiwalay. Anong hindi? Mababasa nga eh. Kung pwedeng humiwalay ang tao. At alam nyo ba ang naghihiwalay sa tao sa Diyos? Ayun. Pakinggan nyo ha. Ayun. Support. Nakasupport yung mga arguments. Hindi. Pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. Kaya alam nyo, kailangan lang utusin. Kasi yung utos, yun ang magkakandili sa'yo para wag gumawa ng masama. Eh hindi na pala kailangan lang utos. Eh binakalimot si Kristo. Lumalabas parang nakalimot si Kristo. Sabi niya sa mga apostol bago pumalik sa langit. O kay 12, gumawa kayo ng mga alagad sa mga bansa. Botismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Pagkatapos, pabayaan niyo na sila. Wala lang yung utos pa. Ayun. See? Yeah. Ganun ba? Wala lang utos-utos pa. Ikapula lang. At labo, piling. Ganun ba sabi ni Kristo? Ano sabi? Bautismo nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ituro nyo sa kanilang galapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Inutusan ba agad? Sino hindi inutusan? Ang Bible Baptist. Sige po, last 2 minutes. Kaya, nakakalungkot magunita. Kaya lahat ng bagay pwede nilang gawin eh. Pwede silang huwag gumalang sa authority. Pwede
pwede ang moderator ay lapas tangan nila. Dahil, kung yun ang utos ng Diyos, wala nang kwento sa kakwenta sa kanila eh. Yung pampinagkasunduan sa diskusyon ng pahalagahan ng mga taong ito. Kata-kata ka ba yun? Aba, namamagitan lang si kapatid na Dali para wag lapas tanganin yung moderator. Dahil siya kumuha. Dahil tinignan ba naman doon? Ha? Tumayo pa't susugod pa yung isa ron. Akala mo magaling na lalaki. Ha? Bakit? Atras ba kami sa inyo? Hindi kami atras kung patayan lang. Pero hindi dapat gawin na Kristiyano yun. Ang ating pakikibaka, hindi laban sa laman at dugo. Hindi laban sa laman at dugo. Yeah. Ngayon. Siguro, Brother Eddie, iwasan po natin na magsalita na po kung maaari po, kung ginagalang po nyo. Iwasan na po natin magsalita ng mga bagay na ukol sa nangyari kanina. Sige po, hindi nyo sinabi kasi agad, nasabi ko sa tuloy. Kasi relevant naman ang sinasabi ko eh. Uy, kasi ang pinakikita ko sa tao, talagang kailangan sumunod sa utos. Sa kanya wala lang utos-utos pa eh. At kahit paano gawin mo kasalanan, ligtas ka eh. Okay, time. Sabino nyo? Eh, kaya, time na po. Marieli, time na ba? Salamat po. Hindi po. Helio, siguro bago natin pagsalitain yung ating pastor, magbibigay siguro ako ng medyo hint para sa inyo. Kung sino yung magsasalita uli ng masakit o ng mga bak, pwedeng ano yung aral pwedeng atake, pero yung pagka-personal, inatake, tapos na po yun. At kung sino man tumira doon, eh palagay ko wala po tayo sa kaisa. Kaya ititigil na natin yung usapang laman, ituloy natin yung usapang spiritual. Okay ba yun? Okay. Oras na po. Binasa niyo ba ang talatang Isaiah sa 59:2? Akit muli. Narinig nyo. Nung basahin nyo ito, ang pinapaliwanag nyo ba ay nandun kayo sa punto ng mga ligtas na nagkakasala? Yung ang pinapaliwanag ko ron, kung ano ang factor na naghihiwalay sa tao sa Diyos. Pero ang pinag-uusapan ba dito, sinasabi mo kanina ang hihiwalay ay yung ligtas na o hindi? Ang sabi ron, ang inyong mga kasamaan, Brother Eddie, ang naghiwalay sa inyo. So madaling sabi, yung mga nahiwalay dito hindi ligtas? Oo. Kahit kailan. Okay. Kahit so, sa bagong tipan, pagka nahiwalay sa Diyos, okay. Hindi ligtas. Makes sense. Sa mga binasa mong talata, saan nakasulat na yung ligtas na humiwalay, hindi naligtas? Babasahin ko. Sige, basahin mo, hindi naligtas. Brother Pastor, puputulin natin ang oras, magbabasa ko eh. Magbabasa ko eh. Ito po. Hebreo 6:4 hanggang 6. Sige. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahon darating saka nahiwalay sa Diyos ay di na maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Okay, binasa na po. Okay. Sapagkat, tanong. Ito yun, nagbabasa pa po eh. Nagbabasa po. Biyan nyo na, biyan. Sinabi ba na hindi naligtas o hindi nalang magsisisi doon sa nagawang kasalanan? Hindi na pwedeng baguhin. Hindi magsisisi ha. Ang nakalagay, hindi na siya nila pwedeng baguhin pang muli ng pagsisisi. Tanong. Sapagkat, eh muna, hindi pa ako sa posisyon. Sige. Ito, ha? Babatahin ko uli. Tutuloy ko lang. At saka nahiwalay sa Diyos, ay di na maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Sa pagkayamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ayoy. Tanong, sa binasa niyong talata, may sinabi na hindi naligtas yung gumawa o wala? Ang sinabi, hindi na sila yung ginawa nilang kasalanan, hindi na pwedeng baguhin pang ng muli pagsisisi. Sa pagsisisi. So walang sinabing hindi naligtas? Yun na nga yun, hindi maliligtas, okay, hindi salamat. Na pwedeng magsisi. Walang sinabing hindi naligtas? Yun nga, kahulugan nun. Tinatanong ko eh, katigurin. Hindi letra for letra. Ba? Ang sagot na hindi naligtas ko, wala. Hindi letra for letra. Ang nakalagay, hindi na maaaring mabago pang muli ng pagsisisi, therefore wala nang kaligtasan. So, yun, ang tanong ko, Makes sense. May sinabi ba, categorically, may sinabi ba sa talatang binasa niya na yung mga umiwalay,
hindi naligtas. Ano po inahanap niyo po, Pastor? Letra po. Inahanap po ba niyo letra po letra? Letra po letra kinahanap. Kung may sinabi hindi naligtas. Hindi, inahanap niyo po ba letra po letra o diwa? Kasi kung diwa, nasagot na. O diwa po, diwa. Diwa po, diwa. Ayun na, yung diwa. Hindi na maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Okay. Yamang kanilang ipinapako uli ang anak ng Diyos sa kanilang sarili at inilalagay na muli sa isang hayag na kahihiyan. Okay. Tanong ba yun? Tanong po, tanong. Okay, tanong. Tinatanggap ko na. Yamang ginamit mo rin lang yung talatang yan. At sinabi na ipinapako nilang muli ang Panginoon sa kanilang sarili. Paanong ginagawa ng taong ipako muli ang Panginoon sa kanyang sarili? Ulitin lang natin. Sali ho. Ulitin natin ang tanong, Pastor. Pakiisuli lang po. Pakiulit po. Okay, binasa niya rin lang dito sa Hebreo. Opo. 6:4-6. Opo. Na yung mga humiwalay na sinasabi niya, ay hindi na babaguhin sa, na hindi na makapagsisisi pa. Bagkus ang gagawin nila, ay muli nilang ipinapako ang anak ng Diyos sa kanilang sarili. Ito ang tanong ko, ano yung kahulugan nung salitang yon ayon sa konteksto ng Hebreo? Ayan, naghahanap po ba kayo ng paliwanag niya, ginamit niya? Yung diwa po, Brother Eli, ano raw po kahulugan nung ipinapako muli nila si Kristo sa krus? Ano raw po kahulugan nun? At inilalagay sa isang hayag na kahiyan. Opo, ano po? Pwede yung paghiwalay mo sa pananampalataya, parang ininsulto mo si Kristo nun. Yun ang ay nakalagay eh. Nakabahagi ka sa Espiritu Santo. Nakalasap ka na ng mabuting salita ng Diyos. Nakalasap ka ng kapangyarihan ng panahon darating. Saka ka humiwalay pa. Parang mo iniinsulto si Kristo. Yun ang kahulugan nun. Yun po kahulugan. Tanong po, tanong. Okay, binasa mo. Binasa mo yung mga aso bumalik sa kanyang suka, yung baboy na naugasan. Tanong, yung bang kalagayan nila nagbago o hindi? Yung daw po bang kanilang kalagayan nagbago? Anong kalagayan? Yung baboy na naugasan, bumalik sa kanyang paglulublok. Iko-qualified lang natin yung tanong niyo, Pastor. Ano pong klaseng kalagayan? At tinatanong ko, yung binasa niya na ginamit niya yung aso at baboy, yung ba'y tumutukoy sa mga ligtas? Yung daw po bang nasa Pedro? Ligtas po ba yon yung aso at yung baboy? Pwede bang basahin ko, Mr. Rodriguez? Sige, pwede po. O, putol oras. Eto. Putol. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. So makatwid, ito nangaligtas ito, nakakilala sa Panginoong Jesucristo ito. So sagot po niya, Kristiyano po yun. Okay, sinabi ba sa talata rin na itong mga ito ay, nung matapos nilang gawin, ay hindi naligtas o nawala ang kaligtasan? Oh, lalo ikasat silang sumama kaysa ng unay. Okay. Kaya wala nang kaligtasan yung aso't baboy bumalik sa sukay. Kapag ka ang tao, lalong sumama kaysa nung una, nangangahulugan hindi siya ligtas. Hindi. Ito yon ang kahulugan nun. Kaya sinabi, lalong sumama kaysa nung una. Kasi nung unang hindi pa siya nakakakilala, masama siya. Nung makakilala siya, bumuti siya. Bumalik ulit siya. Lalong siya sumama mula nung kaysa nung una. Ibig sabihin, naligtas na nga siya. Kaya nga lalong sumama eh. Ayun. Naligtas. Naligtas na siya. Naligtas siya. Marieli, nililinaw lang po ni Pastor, kung yung daw po bang sumama ng sumama, ligtas po ba yon o hindi? Hindi na po. Hindi na sumama na po. Pero naligtas yon. One time. Nawala ang kaligtasan. Time. Nawala. Nawala. May mababasa pa kayong talata ang kaligtasan? Nawawala? Meron. Oh! Pag nabasa ko, talo ka na! Sige. Agad ang mato. Okay. Ganito. Let's finish that. Ito, Mr. Moderator. I am fed up. Ha? Maliligaw ang tao eh. Ito, kauli-huli ako kahilingan sa inyo. Kung mabasa ko bang naiwawala, tatanggapin nyo, talo na. Tapos na ang diskusyon. Dali ho. Kasi, kaya po kayo ron? Okay. It's fair. Ako, fair. Tatanong, okay, time out. Very quickly. Time out. Napakaganda nung sinabi ni Brother Eli, dahil ito ay direct talaga na kumukumpronta sa paniniwala ng CBBC, ano? Kasi sinasabi na hindi daw nawawala ang kaligtasan. Kasi, di ba, once saved, always saved. Pero sinasabi dito ni Brother Eli, kapag may nabasa daw ba siya, nawawala ang kaligtasan, talo na ang si Pastor Madlang Awa. Tingnan natin.
Deo. Mamaya, pag ano niya, gawin niya. Ano, sasagot na lang ako kung nasasagot kahit kalokohan na tanong mo. Kasi, excuse me, ako magdidisipline. Sige. Medyo malalim na yung gabi. Hindi, tapusin niyo ako. Marami na ho tayong pinaksa. Kanina pa nga ho ako nag-iinit sa upuan ko eh. Bakit? Wala na tayo sa paksa eh. Oo nga eh. Ngayon, hindi ako may kasalanan niya. Wala ako sinisi. Talagang nasa wala paksa. Wala akong sinisi ha. Kaya lang, wala kayo sa tema kanina. Napunta sa kaligtasan. Iglesia pinag-uusapan. Oh. Ngayon naman, ako magdidesisyon. Okay. Dahil, kahit nabutin tayo ng dalawang araw dito, hindi tayo matatapos. Dahil wala sa paksa. Oo! Parehong ghost fighter itong dalawang to. Ghost fighter. Kaya lang, ngayon pong gabi, tatapusin natin sa isang showdown. Okay, showdown. Paano? Payag po kayo? Ayun! Payag po ba kayo? Okay, sige, magtatanong ako. Payag po! Kasi kailangan na rin ng ating mga ibang kababayan. Yung iba po, may pasok pa po. Yung iba po, ngayon, ang totoo, hindi kailangan patagalin. Pag totoo. Pag mali. Showdown ba? Pastor, in fairness po sa inyo, para po maintindihan yung hamon. Kung mabasa ni Ginoong Soriano, na until. Yung kaligtasan, nawawala. Pag nabasa niya, talo na po kayo. Pero, pag hindi niya nabasa, talo na sila. Okay, so, ito yung tanong ko. Payag po ba kayo? Papayag ako, qualify. Ito na ang tanong ko. E paano kung di tanggapin na naman? Okay na to, wala nang atrasan to. Yo, ganito po yan. Babasa. Pwede yung bumasa lang, oh. Pwede yung bumasa lang, hindi na. Wag na. O sige, wag na. Ubus oras na ngayon. Ganito yan, pastor. Wala nang atrasan to, ha? Hindi, wala na. Okay. Magkadikit na tayo, eh. Okay, tatanong ko na yung tanong ko. Yeah, ganito. Wala nang atrasan, kaya lang hinahamon mo kayo na isang showdown ni Gnome Soriano. Kung mabasa niya, ang kaligtasan nawawala, talo na kayo. Okay. Ngayon, kung hindi niya naman mabasa, talo na sila. Ngayon, bahala ng madlang Pilipino. O, di ba? Nasa ano yan eh? Nasa Hope 34.4. Atin piliin, saganang atin ang matuwid. Kayo napipili. O, di ba? Okay ba sa'yo? Okay ba yun? So, magtatanong na ho. Okay na yun. Okay na. Ito po. Okay na. Ito. Okay. Ito. Babasahin ko na. Sasabihin ko na yung ako para maliwanag sa kanya. Babasahin ko na. Ito yung tanong ko. No? Dali ako kasi mahirap. Showdown na. Pwede ho ba? May tanong. Okay, so ito ho ah. Dali ako, pag binasa, sana po umuwi tayo ng mapayapa. Kung sino man ang nanalo. Mga taga Laguna, bisita nyo po kami. Mahal din po namin kayo. Mahal din naman yung mga dating daan ng mga taga Laguna at ng mga Baptist. Sana po, pagtapos basahin ko, sino man ang talo, sino man ang panalo, uuwi tayo at magkakamayan tayo. Okay, ito na ho yung tanong ko. Ano po? Ito na, ibibigay ko na. Pakisabi niyo sa kanya para marinig na ho niya. Sige po. Ano po condition niyo naman? Simple lang. Iko-qualify ko lang. Pag nabasa niya, tapos ang usap. Pag hindi niya basa, tapos ang usap. Sige, game. So, ito yung sabihin ko. Okay. Alam naman natin, pag sinabi natin kaligtasan na pinag-uusapan, yun doon sa parusa, sa kasalanan doon sa impyerno. Maliwanag ko, yun ang pinag-uusapan natin. Ngayon, pag sinabi natin nawawalang kaligtasan, tumutukoy yan doon sa Kristiyano na naligtas na, at pagkatapos nawala ang kaligtasan, doon pa siya tutungo ngayon sa impyerno at parurusaan ng kanyang kasalanan. Okay. Naintindihan ko yung tanong nyo. Pero, Brother Soriano, ano ho ba ang babasahin nyo? Anong kaligtasan ang nawawala bago nyo basahin? Yung kaligtasan doon sa buhay na mo, yung sa impyerno. Kaligtasan doon sa impyerno. At least, kinakalamag match na. Okay. Kapag nabasa niya, at bigyan niya ng pakahulugan. Basa lang, di magpapaliwanag. Letra for letra. Ang pinag-uusapan natin. Ganito. Okay, sige. Letra for letra, payag ako. Time. O, mga dating daan at Baptist. Ito ang ang usapan, babasahin, hindi ipaliliwanag. Okay? Liwanag, pastor.
babasahin, hindi magpapaliwanag. Okay? Kapag nabasa niya, nabasa niya, okay, ang kaligtasan mawawala, talo na okay, sila, talo ka na. Pag nabasa niya na ang kaligtasan doon sa parusa sa impyerno ay nawawala, sige. Babasahin po. Letra po letra. Babasahin. Hindi, yeah, babasahin lang ako. Baba, kasi nang haman eh. Kung mabasa ko. Ha? Siya nagsabi eh, kasi makababasa mo ba na ang kaligtasan nawawala? Okay. Kaya tanong ang hamon ko, kung mabasa ko okay na nawawala, bakit mo lalagyan ngayon ng letra por letra? kasi bibigyan niyo ng sarili niyang pakahulugan. Hindi, hindi ako. Ha? Ito, kung payag ka, hindi ako magpapakahulugan. Ipaubayan natin sa moderator, kung payag ka. Hindi mo director ang mag-decide. Hindi, walang magpapakaulugan. Ipaugaya natin sa moderator. Uba naman. Babasa lang ako, Mr. Moderator. Ikaw na ang bahala. Magdeklara kung tama ang binasa o hindi. Teka, sino ka para magsabing moderator ang mag-catch up? Wala yata ako sa position. Hindi mo karapatan yun. Wala yata ako sa position. Gawin mo, pasahin mo. Wala ng tao. Gano'n lang kasimple. Ganito, ganito, ganito. Ganito. Teka to, pagpasensyano, Ginong Soriano, wala po ako sa lugar para humatol. Hindi. Hindi, ito, ito ba? Ito ba? Wala naman ako sinabi, kapatid eh. Ang sabi ko, kung payag siya, ang moderator na lang ang pagpasyahin natin. Kung payag siya, dahil sino magpapasya? Ha? Sasabihin niya par letra por letra. Pati impyerno ilalagay niya. Eh alam mo naman kung pag napahama ka, siyempre impyerno pupunta mo, di ba? Depende. Pwede napahama ka sa daan. Kaya, ang tanong ko, kung mabasa ko, eto, ulitin ko ang tanong ko, kung mabasa ko, ang kaligtasan ay naiwawala, tatanggapin mo, talo ka na. Di ba, ganito, ganito. Ilalagay natin. Huwag kayong magalik sa akin. Tagaayos lang ako. Ganito lang o, ang hamon. Kung mabasa ni Ginoong Soriano, ang kaligtasan pupunta sa impyerno, talong luna kayo. Ngayon, kung sino hahatol, eh, palagay ko mga tao na lang yon. Yun na lang. Tao. Sige, basahin naman nyo, ang kaligtasan ay nawawala. Ayun. Ito ko, usapan natin, Pastor, hindi ho letra por letra sinabi nyo. Babasahin nyo lang ako. Babasahin ko. Tira. Ang kaligtasan ay nawawala. Sana katahimika para maintindihan nyo. Babasahin ko. Ang mga apostol, inutusan ni Kristo kasi magtrabaho, magpagal, di ba? Teka. Teka. Iwasan nun natin yung ganong konting pino. Iwasan nun natin both sides. Huwag na tayo magsalita eh. Mga tao rin yan eh. Mga, huwag ko tayo magsalita ng pangit. Eh dito, kanina ho, mga Baptist, binigyan natin ng pagkakataon si Pastor na mag-premise. Niliwanag niya kung anong klaseng kaligtasan, anong klaseng kaligtasan. Ngayon, pre-premise muna si Ginoong Soriano bago, pero pagkatapos ng basahin, hindi na siya magpapaliwanag. Payag kayo? Oh, premise. Valid yan. Ulit, ang mga apostol, ang mga alagad ni Jesus, inutusan ni Jesus ang trabaho magligtas, kaligtasan. Yun ang trabaho nila sa 27 ng ano yun eh, ng Juan. Magsigawa kayo, magpagal dahil sa pagkain hindi napapanis. Yun, yung kaligtasan nga ibig sabihin nun. Ngayon, ang sabi ni Juan, eto, babasahin ko. Oh. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Pinaghirapan. Ang sabi po niya, upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Yun nga ang kaligtasan. Talo. Binasa ni Ginoong Soriano ang patunay. Kayo na po ang umaton. Okay, natapos din ng ilang oras, 3 oras mahigit na naman, isang full debate natin na napanood sa Usap Usap University. Maraming salamat po sa pagsama po sa akin. Isa naman pong napaka-informative, napakaganda ng kanilang diskusyon. Nag-umpisa sa kung ano ang tunay na iglesia at nagtapos sila sa kaligtasan kung nawawala ba o hindi. Just to be fair, nangyari ang pag-divert mula sa kanilang dapat na maging tema sa pag-start ni Pastor Joel Madlangawa actually. Kanyang minention doon yung konsepto nga ng
kaligtasan, yung mga kautusan, at iba pa. So, at talagang sinabayan lang ni Brother Eli, yun ang masasabi ko. Pero makikita mo naman na kahit na sinabayan ni Brother Eli, hindi yun ang actual na tema, pero talagang kaya niyang makipagbanggaan. Appreciate ko yun. Sa dalawang sides, emotional, medyo personal na din, kaya medyo hindi ako natuwa nung sa kalagitnaan ng debate na ito. Pero ano po sa inyong palagay? Mga ka-U3, sa mga viewers po, tuloy po kayo. If you are new in our videos, marami po tayong mga debate reaction videos po. You can click subscribe here para kapag nag-upload na naman po tayo ng debate ni Brother Eli at iba pang mga debate, makikita niyo po ang aking pong opinion bilang isa pong debater po ng Mindanao State University sa loob ng tatlong taon, at ako naging ABS-CBN News channel debater din po sa ANC. So if you like these videos, you can click these videos here too. Maraming salamat po. Peace. Bye-bye.